Thank you.
Magandang araw mga kapatid at mga kaibigan kay sa ating Panginoong Hesukristo. Ay maraming salamat at muli na naman tayong nagkasama-sama sa ating pong live stream ngayong pong araw na ito. Welcome ko po kayong lahat mga kapatid sa pananampalataya at mga kaibigan sa inyong pagsama sa atin. Ay ako'y nagpapasalamat sa Diyos una sa lahat at sa ganun din po sa inyong lahat, no, ng mga sumusubaybay ng ating live stream. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kapatid, lalo ang mga tagapangaral natin sa Laguna, ang Laguna Pastors, sa inyong mga pananalangin, sa aking mga magulang at sa aking kapatid. At nawa, patuloy po kayong mananalangin para sa aking pamilya. Kanina, nakausap ko yung nurse doon sa ospital na pinagdalan sa aking ina. Ang latest po ng aking ina ay hindi siya magaano makakain. Walang panlasa, at sa awa naman ng Diyos, wala siyang lagnat, at bumabalik daw po yung kanyang oxygen, yung level niya ay na-maintain. So hindi siya makalakad, you know? Hindi makapunta sa washroom, sa toilet. So wala pang balita kung kailan siya babalik sa bahay. So yung aking ama at saka yung aking kapatid ay tested sila na positive. So, kailangan na nila silang mag-quarantine sa bahay. So, wala naman silang lagnat, kaya lang wala rin panlasa. You know? So, kanina, dinalang ko ng pagkain yung kapatid ko at saka yung aking ama sa kabilang bahay. You know? So, panalangin po natin sila. You know? Sana makarecover sila sa kanilang sakit. You know? Para pong trangkaso eh. You know? Nanghihina ang katawan nila at saka walang pinag-iba po sa trangkaso. Mahina ang katawan, ano? At palaging nilalamig. So sana makasurvive, ano? Tsaka lahat po ng marami akong nababalitaan ng mga kapatiran na tinamaan din ng COVID-19 virus. So ang dami po talagang nagkasakit, no, nahawaan. So, wag po tayong titigil na ipanalangin silang lahat, no? Kasama yung aking mga magulang, tsaka kapatid, tsaka lahat ng ating mga kapatiran na nagkaroon, no? Patuloy po natin silang ipanalangin, mga kapatid, kasi ito na po yung mga panahon na marami tayong oras sa pananalangin. So, panalangin natin sila. Wag tayo pong titigil na banggitin natin ang kanilang mga pangalan sa ating mga panalangin. At ako, hindi ako nawawalan ng lakas ng loob na gumawa ng isang bagay kasi ang trabaho ko ay nag-aalaga ng mga matatanda. So malapit kami sa virus din. So panalangin din ninyo ako sa aking trabaho na sana ay nooblobin ng Diyos na makaiwas at huwag magkaroon. At mahirap kung ako'y magkakaroon ng virus ay wala na akong magagawa. Eh, hindi ko na magagawa yung mga dapat kong gawin. Ha? Imbis na makatulong ako sa aking kapwa, ay malilimitahan yung aking kakayanan na hindi ako makatulong. At maraming maapektuhan kapag ako'y nagkaroon ng virus. No? Mapipilay ang aming pamilya. Kaya kailangan ko po ang inyong mga panalangin, mga kapatid. Ano? Huwag po kayong titigil na ipanalangin po ako at ang ating pong mga kapatiran na mayroon pong karamdaman. At ganun din yung ating mga tagapangaral, mga ministro natin na nangangaral na salita ng Diyos sa mga live stream. Kung dumating man yung panahon na hindi na ninyo ako nakikitang nagla-live stream, ibig sabihin may nangyari sa akin. So hindi ko na po sa inyo sasabihin, you know, kapag hindi na ninyo ako nakikitang nagla-live stream,
ay ibig sabihin may nangyari sa akin. So panalangin po ninyo ako na huwag sana po akong kapitan ng virus na ito. Ay nag-iingat talaga ako ng maigi talaga. So hindi natin alam sa so, kahit na sobrang mag-ingat tayo ay ang virus ay napakalakas. Ano? Kaya marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid. Manalangin po tayo bago po tayo magsimula ng atin pong day 58. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat Panginoong Diyos, ikaw ay aming pinupuri, sinasamba ka namin sa espiritu at katotohanan. Kinikilala ka namin bilang ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at tanlupa. Panginoon, dinadalangin ko po sa oras na ito ang aming mga sarili na naway kaawaan mo kami at naway maging kaaya-aya kami sa iyong paningin. Dinadalangin ko po ang aking mga magulang at ang aking kapatid na nagkaroon ng virus na ito. At ganun din ang mga kapatiran namin na nagkaroon din. Nawa po ay makarecover sila, Panginoon, at bigyan na po sila ng lakas ng hininga. At bumalik po yung kanilang panlasa upang sila ay makakain, no? At makadagdag ng kalakasan sa kanilang mga katawang lupa. Panginoon, kami po ay umaasa lamang sa iyo na ikaw lamang ang makapagbibigay ng kagalingan sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus, kami po ay sama-saming nananalangin ngayon upang kami ay magtaas ng aming espiritu sa iyo sa magitan ng pananalangin na papagalingin mo po ang aming mga mahal sa buhay na nagkaroon ng virus na ito at naway makarecover sila, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Panatilihin mo po, Panginoon, sa kanila yung kanilang hininga na huwag po silang mawawalan ng hininga. At patuloy po silang mabubuhay sa mundong ito na makikinig at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Patnubayan po kami sa aming pag-aaral ngayong oras na ito at nawa matuto kami at madagdagan ang aming mga kaalaman sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Nawa gamitin mo ang iyong lingkod upang makabahagi ng salita at makaragdag ng kaalaman at ang karunungan sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, welcome po sa inyong lahat at pagpalain ng Diyos ang kanyang salita na ating pag-aaralan ngayon. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 31. So papasok tayo sa unang bahagi ng ating paksa ngayon. Ito ay ating bibigyan ng isang heading na such equal treatment of Jews and Gentiles does not nullify but rather magnifies God's righteousness. So sa Tagalog, ang ganitong parehong pagtrato sa mga Hudyo at sa mga Hintil ay hindi pinawalang bisa sa halip ay pinalalaki ang katuwiran ng Diyos. So yan ay sasakupin yan talatang 1 hanggang 8. So dito ay pinapakita na pareho ang pagtatrato o ang pagtingin ng Diyos sa mga Hudyo at saka sa mga Hintil. At hindi rin ito pinapawalang bisa ang katuwiran ng Diyos sa kanilang dalawa, no? Dalawang magkaibang grupo ng mga lahi ng tao na bagamat ang bansang Israel ay pinili ng Diyos ay sa ngayon maging sa panahon ni Pablo ay hindi na umiiral ang pagiging pili nila. Sapagkat sa panahon ni Pablo, ang mga Hudyo ay nangalat na sa buong daigdig noong panahon yon. At ipinako nila ang ating Panginoong Jesucristo at tinakwil nila, you know, ang Mesiyas na dumating sa kanila. At dahil doon ay nawala yung kanilang status na nireject nila ang pagdating ng Mesiyas nila. So ang mga Hintil ay nagkaroon na ng pag-asa na pumasok sa kaharian ng langit. At dahil dito si Pablo ay sumulat sa mga taga-Roma na wala nang espesyal na relationship ang Diyos sa bansang Israel. Nagkaroon na sila ng pantay na pagtingin ng Diyos sa kanila. Bagamat ang mga Hudyo pa rin ay naniniwala na sila pa rin ay nakalalamang, you know, sa mga Hintil. Tingnan ninyo ang talatang 1
na sabi dito ni Pablo sa mga taga-Roma, kung gayon, sabi niya, papaano nakakalamang ang Hudyo sa hindi-Hudyo, sabi ni Pablo. O sa madaling salita, papaano nakahihigit ang mga Hudyo sa mga hindi-Hudyo? So anong pamamaraan ang mga Hudyo ay nakakahigit, you know? More advantage than the non-Jews. Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? O you know, ano ang sabihin natin na benefits ng circumcision? So ang sabi ni Pablo, napakarami. Napakarami talaga, sabi ni Pablo. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Okay? Una naman talaga yan eh. Pinili sila para maging bansang natatakot sa Diyos o sumusunod sa Diyos. Excuse me. At ibinigay sa mga propeta ang salita ng Diyos. At mga propeta ay nanggaling sa Israel. So yan ang kahigitan nila kesa sa mga hintil. At pinagkatiwalaan talaga sila ng mga salita ng Diyos, you know, ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. At mayroong katibayan 'yan, ano, maging noong mga 1940s ay talagang nag-iwan ng marka ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga Dead Sea Scrolls. At nilagay ng mga essence yan, yung mga scrolls na sinulat. Yung mga Dead Sea Scrolls na yan ay bahagi yan ng kasulatan. No? Bahagi yan ng mga sulat sa Matandang Tipan. So napuntahan ko yung Qumran na yan, dumalapit sa Dead Sea. No? So nakita ko yung kuweba na pinaglagyan ng mga Dead Sea Scrolls. So kitang-kita ko yan doon sa, no, doon sa Bukana. No? Pagdating namin sa Qumran, ay wala kang makikitang puno na nakatayo, no? Ang Qumran, ang Masada, ang En-Gedi at ang Judean Wilderness ay disyerto 'yan, you know? Talagang bato. Makikita mo 'yan. Pag galing ka ng Jerusalem at papunta ka na ng south na. From Jerusalem, makikita mo pa, napakaganda pa eh. Maraming mga puno, maraming mga damo. Pero habang napupunta ka na ng south na, kasi yung kalahati kasi ng Israel to, tingnan niyo yung mapa. Oh. Yung sa likod ko, nakikita niyo yung mga kulay itim na mga kulay. Yan yung mga lugar na napuntahan ko sa Israel. No? Yan, yung makikita niyo yan. Eh. Kaya nilagyan ko ng mga bullets, ng mga itim. Yan ang nagpapakita kung saan ako nakarating sa Israel. So, ito ang Masada eh, kung hindi ako nagkakamali. Ang labo na mata ko eh. Titignan ko nga muna. Okay, ito yung Masada. At ito naman yung En-Gedi. At ito naman yung Qumran. So yung Qumran, ito yung lugar kung saan nakita yung mga Dead Sea Scrolls. You know, ito yung Qumran to eh. Itong lugar na ito. Yan. Yan yung binabanggit ko na diyan itinago ng mga essence yung mga jars na mga scrolls, you know? At noong nararamdaman nila na paparating na yung army ni Titus, no? Galing yan ng ano eh, galing yan ng Syria eh, kung doon nagkakamali. Paparating na sila eh. So nagmadali na ang mga essence para balutin yung mga scrolls. May mga parchment, no? Yung mga sinulat na mga handwritten yan eh, na mga essence eh. So may kopya sila ng mga original na mga sulat na mga prophets. Kompleto lahat yan eh, kompleto, you know? Then binalot nila, binalumbo nila yan. Tapos inilagay nila sa mga jars, na mga clay jars. Ang dami yan. Ang sukat ng mga jars ng Dead Sea Scrolls, mga malalaki yan. Halos kalahati ng tao yan eh. Kung ako ay 5'10", siguro nasa mga 5'5" ang taas ng sisidlan, no? Ng clay, no? Ng jars. So
Na-preserve yan, you know? Noong matuklasan niya ng isang Bedouin, nung hinahanap niya yung kanyang goat na nawawala. So, aksidenteng pumasok yung goat doon sa kuweba, sa Qumran. Kitang-kita ko doon sa ano, sabi ko, ang dami palang nangyari dito sa lugar na ito, sabi ko sa sarili ko. Hanggang ngayon, walang mga puno na nabubuhay, walang damo. Talagang bato, talaga. Kahit saan ka pumuntang lugar, bato. Magmula dito yan, ha? Papakita ko sa inyo itong mapa. Ito ang Jerusalem, parte rito ang Jerusalem eh. Ito ang Jerusalem eh, parte rito. Okay, nalilito ako sa Jerusalem eh. Okay, Jerusalem ito. Dito ang parte ng Jerusalem, nasa gitna eh. Ngayon, pagpupunta ka na dito, ito ang Jerusalem, parte dito ang Jerusalem eh, parte dito. Pupunta ka na sa Qumran, ito na yung Qumran eh, parting yan eh. Ito, yan. Parte rito, makikita niyo yung parting green, green na kulay, green. Ang pag nakitang green, ibig sabihin mga puno yan eh, mga damo, you know? May mga life pa eh, may mga vegetation pa yan eh. Pag nakita niyo yung kulay brown na kulay, ano na yan, desierto na yan, mga bato na yan eh. Kita niyo, walang green eh. Puro talagang ano na yan, puro mga ano na yan, plain na bato. Maraming yung alikabok, you know? So, nag-travel kami from Jerusalem, from gitna, from here, tapos dumiretso na kami doon, you know? Hanggang bumaba kami doon sa Masada, tsaka sa Engedi. So, talagang makikita mo yung ito, Judean wilderness ito eh, parting ito eh. Ito, Judean wilderness yan. Diyan na tinukso ng Diablo ang Panginoong Jesucristo eh. Dito parting yan eh. You know? Yan ang Judean wilderness. Kasi Dead Sea ito eh. Yan. Ito naman sa taas, Galilee yung taas eh. So, doon sa Dead Sea Scroll, ay na-preserve yung salita ng Diyos, yung sulat ng mga prophets. So, yung sinasabi dito na ni Pablo na ipinagkatiwala ng Diyos sa mga Hudyo ang pahayag ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ibinigay sa kanila eh. Kaya ang katibayan niyan, noong natuklasan niyan yung 1940s, you know, after ata ng war, you know, ng Second World War, kung daw nagkakamali, natuklasan niyan eh, ng isang Bedouin eh. Aksidente niyang kumuha siya ng bato, akala niya yung kanyang kambing na ipumasok doon sa yungib, no? Tapos eh madilim yan eh. Kumuha siya ng bato, tapos para yung kambing luwabas doon sa ano, sa kuweba. May narinig siyang nabasag, you know? Tapos eh curious siya eh. Sabi niya, bakit parang may nabasag na ano na clay pot, parang ganun eh. You know, parang sa atin eh, yung bang ano, ano bang tawag dyan sa atin? Palayok. Yan, palayok yan eh. Tapos eh, kung nakarinig kayo ng nabasag na palayok, ganun ang tunog. Di ba? So, pinasok niya. Tapos eh, nalaman niya, oh, ang daming mga ano, mga clay jars, ang dami doon, nakatayo. Ang dami ng mga ano, mga buhangin. You know? Natabunan na. Tapos eh, hindi muna niya kagad sinabi yun. Nilihim muna niya. Naghanap siya ng mga archaeologist na pwedeng, kasi pinagkakitaan niya yan eh. Nagkapera siya dyan eh. Hanggang sa naghanap siya ng isang mapapagkatiwalaang tao na ibinenta niya yung isang munang pats. Isa-isa niya kinukuha eh. Hindi lahat eh. Kasi ang dami eh. So hanggang sa nabenta niya, tapos pinag-aralan ng mga archaeologist yan eh. Tapos hanggang sa nagkaroon siya ng ano, sabi niya, pagkapakitaan nito, sabi niya gano'n, hanggang sa binili ng malaking halaga, oh. Hanggang sa natuklasan na, pinuntahan na ng mga archaeologist yung lugar na yon, ng Qumran cave. Tapos hanggang sa nakuha na lahat yung mga Dead Sea Scrolls doon. Kaya binansagan na Dead Sea Scrolls ay dahil malapit sa Dead Sea. Kasi talagang napakalapit talaga niyan eh. Kasi
nanggaling kami sa Qumran. Tapos siguro mga kalahating oras lang siguro eh, magmula sa Qumran hanggang sa Dead Sea, no? Doon sa Kalia Beach eh, nagpunta kami diyan eh. Doon kami naligo eh. Pinayagan kami ni Hem, yung aming Jewish guide, na maligo kami doon eh. Na mga isang oras, nagtagal kami ng isang oras diyan sa Dead Sea. Dinala niya kami doon sa maputik na bahagi, no? Kaya naglagay kami ng mga putik sa mukha eh. Tapos naglublob kami doon eh. Talagang itataas ka talaga ng tubig ng Dead Sea. Maalat kasi ang tubig niyan eh. Kaya kung hindi ka magpapanik, ano lang, relax ka lang eh. Tapos dahan-dahan kang magpupuplote eh. Ang gayon, nakalutang ka sa tubig eh. Kasi maalat eh. Kasi itataas ka talaga ng asin eh. Hindi ka niya ibabagsak. So meron akong ipapakita sa inyo yung batong nakuha ko, yung asin na nakuha ko sa Dead Sea. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito ha. Nung ako nandoon sa may nasa malapit sa Pangpang, habang naglalakad ako, meron akong natapakan. Parang nabitak. Yung nabitak na yon, bigla akong hinawakan. Ito na yung nahawakan ko, nabitak ko. Doon, ito, yan o. Yan. Ito, kita ninyo. Asin eh. Ilang layer yan? Tatlo, apat? O, kita ninyo. O. Yan. Yan ang asin. Sa Dead Sea to. You know? Doon sa maputik na bahagi. Ayan. Dito ko ata ito nakuha kung doon nagkakamali eh. Kasi ito ang ano eh. Ito ang Qumran eh. Ito ang Qumran. So, dito kami parte nagpunta doon. Doon sa parting yun. Doon. Sa malapit sa Qumran. Kasi 30 minutes lang ang layo niyan eh. Doon sa parting yun. Kalia Beach yun eh. So, ito yun. Nakita nyo? Ilang taon na nakakalipas? 2 taon na nakakalipas simula noong pumunta ako doon. No? Kita ninyo hanggang ngayon, buong buo pa. Hindi siya natutunaw eh. Oh, no? Dead Sea. Dead Sea ang pinanggalingan nito. Kita ninyo. Oh. Yan. Oh. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung ano niya eh. Hindi natutunaw eh. Malamig dito sa Canada ngayon. Winter ngayon dito. Eh, hindi siya natutunaw eh. Kahit mainit, summer, hindi rin siya natutunaw. Oh. Matutunaw lang ito siguro pagka dinurog ko. Eh, ayaw kong durugin eh. Kasi ito yung original na natapakan ko. Doon, nung ako'y naglalakad sa beach, natapakan ko ito na aksidente eh. Parang nag-crack eh, doon sa pinanggalingan niya eh. Kaya tamang-tamang isang dakot lang. Kaya sabi ko, gagamitin ko ito o iuwi ko sa souvenir. So ngayon, ayan, nagagamit ko siya. Kapag meron akong mga Bible studies at saka mga show and tell, pag yung may pinapakita akong katibayan na nanggaling ako doon sa Israel, pinapakita ko yan. Kaya may connection yan doon sa Qumran. Kasi galing kami sa Qumran, pagkatapos naming mabisita ang Qumran, pumunta kami sa Dead Sea, doon kami naligo, pinayagan kaming naligo. Kasi dapat pag nagpunta ka sa Israel, hindi mo pwedeng ma-miss yung Dead Sea at saka yung Galilee. Yung Sea of Galilee, hindi mo pwedeng ma-miss yan. Hindi kumpleto ang iyong pagbisita sa Israel kung hindi ka pupunta sa dalawang sineyan, yung Galilee, Sea of Galilee at saka Dead Sea. Hindi mo pwedeng ma-miss yan, dalawang yan. So kaya ako nabanggit yan kasi nga, ang sabi ni Pablo, ang mga Hudyo, sila ang pinagkatiwalaan ng pahayag ng Diyos, ang salita ng Diyos. Yun na, yung Dead Sea Scrolls, salita ng Diyos yun, yung mga pahayag ng Diyos yun. Na ngayon, yung mga scrolls na yon ay naibenta sa mga archaeologists na hindi mga Hudyo, mga American yan eh, at saka mga British atang nakabili niyang mga. Ngayon, merong isang mayamang profesor ng Jerusalem University. Mayaman siya, so ginawa niya, kinausap niya yung mga bumili ng mga Dead Sea Scrolls. Hinanap niya lahat, na-contact niya. Sabi niya, pwede ko bang bilhin na yung mga scrolls? Kasi dadalhin namin sa Jerusalem. Ilalagay namin sa Israel Museum para makita ng mga tao na bibisita sa Israel. Alam niyo, pumayag yung mga nakabili ng Dead Sea Scrolls. Binenta uli sa kanya. Kaya lahat ng mga natagpuan doon sa Qumran ay naibenta, na ibalik sa Israel. Ano? Naging pag-aari na ng Israel yung mga Dead Sea Scrolls na yon.
Kaya nung nagpunta ako, kasama ko yung grupo ko, nagpunta kami sa Israel Museum, yeah? Nasa labas ng Holy City yan eh. Wala sa loob ng Holy City yan, nasa labas ng Jerusalem yan eh. No, part din siya ng Jerusalem, pero labas ng Holy City. So, doon sa Israel Museum, nandun nakalagay yung anong yan, yung tinatawag na Home of the Dead Sea, yung ang pinakabahay ng mga scrolls ay parang salakot. Parang salakot ng Pilipino yung makikita nyo sa Angeles City, no? Sa airport, no? Sa Angeles City, yung salakot. Malaking salakot yan eh. Doon sa Angeles City, yung sa airport, you know? Yung Clark Air Base. Meron doon eh, parang welcoming na pinakapasukan sa airport o sa base, sa Clark Air Base. Merong malaking salakot doon eh. Yung parang ganun. Ganun ang pinakataas noong pinaglagyan ng mga Dead Sea Scrolls sa Israel Museum. Nakita ko 'yan, no? Napasok ko 'yan. Bawal kumuha ng picture sa loob ng Dead Sea Scrolls Museum sa loob. Pinagbabawal, you know? So, pwede mo lang makita siya pero hindi mo siya pwedeng kunan ng picture. Kaya wala akong picture eh. Sa loob ng Dead Sea Scrolls sa museum, wala. Doon lang sa labas ko lang kinunan eh. Yung pinakasalakot niya, yung pinaka-cover. Kasi kaya yun ang design ng bahay ng Dead Sea Scrolls, yung salakot. Kasi yun ang design ng jars, ng clay jars na pinaglagyan ng Dead Sea Scrolls. Yun ang takip, no? Nung scrolls na pinaglagyan. Kasi may takip yan eh. So yung takip, yun ang design noong bahay ng Dead Sea Scrolls ngayon sa Israel Museum. Doon pala kinuha yung takip eh, yung design. Tapos may mga, makikita niyo yung mga pictures ko sa Israel, sa YouTube ko eh. Meron akong YouTube eh, channel eh. Ang pangalan ng YouTube channel ko, Rico Dagatan din. You know? Katulad ng aking account sa Facebook. So makikita nyo doon lahat yung mga pictures ko from day one hanggang sa bumalik na ako dito sa Toronto. Ang dami yan. 4,000 picture ang nakuha ko. Tsaka mga videos pa. Ang dami kong mga videos na nakuha dyan. Tsaka pictures. Imagine, 4,000 pictures. No? Eh, na-preserve ko yan. Nandyan sa aking account sa YouTube. No? Para makita lahat ng mga gustong makakita. So, kaya ako binanggit yan kasi ito yung katibayan yan eh. Yung mga nakita ko eh. No? Katibayan na sa mga Hudyo talaga pinagkatiwalaan ang pahayag ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya walang may pagmamalaki ang mga Hudyo na binigay nga talaga sa kanila ang salita ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, hindi sila dapat magmalaki. Yes, merong evidence eh. Andun nga eh. Sa Israel Museum, nandun ang mga Dead Sea Scrolls eh. At ang istorya niyan, kumpleto lahat yung mga aklat ng lumang tipan. Nandun lahat, except sa isang aklat, yung aklat ni Esther. Hindi niyo makikita doon sa glass. Kasi ang Dead Sea Scrolls, yung mga sheets niya, ay nakalatag sa mga salamin. Kaya mababasa mo yung original na handwritten eh. Sa Hebrew, kikita mo. Pero wala yung book ni Esther doon. Kasi ang paniniwala ng mga Hudyo, ang book daw ni Esther ay hindi bumanggit tungkol sa Diyos. Kaya hindi nila isinama yung Book of Esther doon sa House of Dead Sea Scrolls. Hindi nila sinama. Kasi walang binanggit eh. Pansinin ninyo yung Book of Esther, basahin ninyo from chapter 1 hanggang sa last chapter, hanggang sa last verse. Wala kayong makikita na pangalan ng Diyos o binanggit man lang ang Diyos. Kaya sabi ng mga Hudyo, hindi natin kinoconsider ang Book of Esther na part ng ating ng mga scrolls natin kasi walang binanggit tungkol sa Diyos. So kaya hindi nila isinama. No? Yun lang ang missing na book sa Old Testament doon sa house ng Dead Sea Scrolls. So yun ang diyan, yan ang katotohanan diyan. So whether we like it or not, talagang ibinigay talaga sa kanila. Sila ang pinili. Sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos na ingatan ang salita ng Diyos in writings, no? Sila yung sila yung nag-ingat eh ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng scrolls, no? Kaya pinagkatiwalaan sila eh. So ginampanan ng essence 'yan, no? Kasi yung essence sila lang yung talagang tunay na ang tawag kasi sa mga essence, mga son of righteousness 'yan eh, no?
At ang sabi pa nga ng ibang mga commentator at saka ng mga theologians na maaring galing doon daw si John the Baptist, no, sa mga essence, no, yung lahi ni Zechariah at saka ni Elizabeth na kanyang mga magulang ay nanggaling sa essence. Kasi tatlong grupo yan, eh, Pharisee, yung Sadducee at saka yung mga essence, no? Yung essence, ayaw nila makisama sa mga Sadducee at saka sa mga Pharisee kasi corrupt yan, eh. Yan dalawang grupo na yan. Kaya pumunta sila sa Qumran at doon sila gumawa ng kanilang settlement. Humiwalay sila sa Pharisee at saka sa mga Sadducee. Kasi yung mga son of righteousness nila, eh. Anak sila ng kaliwanagan, eh. No? Kaya na-preserve nila yung scriptures. Diba? Sila ang tunay na nag-iingat ng scriptures, eh. Kaya yung Dead Sea Scrolls ay kinukonsider natin part ng Old Testament. Kaya kita ninyo yung mga Bible ninyo, tignan ninyo doon sa mga footnotes, sa mga ano, makikita ninyo doon mayroong part ng Dead Sea Scrolls. Kita ninyo? Kasi nga, bahagi ang Dead Sea Scrolls ng Old Testament. Kaya dito, natupad yung sinabi na talagang napakarami talaga ang kabuluhan ng pagiging tuli ng mga Hudyo. Kasi sila nga pinili. Napakarami, sabi ni Pablo, una sa lahat, yung mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng pahayag ng Diyos. Totoo yun. So, tignan natin yung verse 3. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Yan ang tanong ni Pablo. Kasi itong sulat ni Pablo, ito nga isa sa mga kagandahan ng sulat ng Romans, ay para palaging patanong. You know? Yan ang isa sa mga sinabi ko sa introduction, eh, noong bago natin simulan ang series sa Romans. Ang style ng Book of Romans, patanong. Ano? Patanong siya, eh. Patanong na may konting pagkadibate. Yan, ganyan ang style ni Paul, eh, sa Book of Romans, eh. Parang palaging patanong. Kaya kita ninyo, ang daming mga patanong dito, eh. You know? Sa mga salita ni Pablo. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Yan, kita nyo? Pag sinabing ilan sa kanila. Pag sinabing ilan sa kanila, eh, hindi lahat. No? Meron mga ilan na hindi naging tapat. No? So ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. So sabi ni Pablo, parang nagtatanong siya na yung sagot ng kanyang tanong ay patanong din, no? Ano, eh, gagamitan ka talaga ni Pablo ng logical at saka psychological at saka intelihente. Gagamitan ka ni Pablo, eh, para ka mag-isip, eh, no? Kaya nga marami sigurong mga umiiwas na pag-aralan itong Romans kasi nga mahirap paliwanag, eh, kuminsan, eh, no? Kasi maraming theology dito, eh, no? Maraming mga itinuturong mga doctrine dito na theology na mahirap kuminsan sagutin, you know? Pero bakit natin iiwasan? Eh, salita ng Diyos yan, eh. So, alamin natin, pag-aralan natin, paano malalaman ng tao kung hindi natin ipapaliwanag sa kanila, di ba? So, kailangan, alamin natin, pag-aralan natin yung Book of Romans. Kung mahirap, eh di pag-aralan natin, you know? At humingi tayo ng karagdagang tulong sa mga nag-aral ng mga dalubhasa o mga talagang gumamit tayo ng mga komentary, katulad ng komentary ni Jack Cottrell. No? Marami tayong komentary dyan, eh. Huwag tayong gagamit ng komentary na hilabas sa atin. Kasi malilisya lalo tayo. So gumamit tayo ng komentary na ginagamit natin sa mga Bible seminary natin, di ba? Si Jack Cottrell, professor natin niya sa Cincinnati Christian Seminary. So, credible yan. You know? At talaga mapapagkatiwalaan na professor yan, eh. Professor ng theology yan, eh. Kaya maaasahan, di ba? So, parang si Jack Cottrell nagtuturo sa pamagitan ng kanyang aklat sa kanyang mga komentary, di ba? Para ka na rin nasa loob ng kanyang classroom. So, sabi ni Pablo dito, ano ang ibig kayang sabihin niya na hindi na rin tapat ang Diyos? Sabi ni Pablo sa talatang 4, hinding-hindi, sabi ni Pablo. Kahit na hindi maging tapat ang ilan sa kanila, ay kailanman ang Diyos ay hindi magbabago. No? Talikdan naman ng ibang tao, ang Diyos, ay mananatili pa rin ang Diyos na tapat sa kanyang bayan. No? Bagamat tinalikdan siya ng kanyang bayan, ay mananatili pa rin ang Diyos na tapat kanino man, sa mga Hudyo man o sa mga Hintil. No? Lahat ng tao na tatakot sa Diyos ay kalulugdan ng Diyos. You know? Hindi niya tatanggihan ang sino man na lumalapit sa kanya. You know? Kahit na sino na nananalangin sa Diyos ay tatanggapin niya. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Kita ninyo yun? Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita,
mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Kita ninyo, kapag ikaw daw ay nagsalita, sabi ng kasulatan, mapapatunayan kang matuwid sa pamamagitan ng iyong reasoning. You know? Sapagkat nagsasalita ka ng katotohanan. Excuse me. At kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig, di ba? Ito ay tumutukoy sa isang korte, no? Sa isang hukuman. Kapag ikaw ay inakusahan ng isang taong may galit sa iyo at pinaratangan ka ng isang kasalanan, no? Eh siyempre, hahantong yan sa isang hukuman. Ngayon, may karapatan kang ipagtanggol ang iyong sarili, you know? Parang si ano yan eh. Naalala ko si Presidente Marcos, no? Bago pa naging presidente si Marcos, na ating presidente, matalinong tao yan, matalinong presidente yan si Marcos. Bago pa yan naging presidente, abogado yan. Natatandaan niyo yung kanyang ano, karanasan? Meron siya naging kaso, meron siyang pelikula dyan eh, no? Yung parang itinadhana, parang ganun eh, yung pelikula niya. Matandang film na yan eh. Parang itinadhana eh, parang ganun ang title ng kanyang pelikula na biography, na pelikula niya. Na tapos eh, nung siya nililitis na, hindi siya kumuha ng abogado. Siya mismo ang abogado, siya pa yung akusa, siya pa yung ano, nililitis. Kita ninyo? Tapos yung makalaban niya, talagang magagaling din ang mga abogado, pero si Marcos, dinepensa niya ang sarili niya. No, hindi siya kumuha ng ibang abogado. Siya mismo ang abogado na sarili niya. O ano nangyari? Matapos na i-contest niya yung kaso niya, o naghihintay na lang sila ng decision ng judge. No? Tapos eh, nung ibaba na yung hatol, inosente si Presidente ano, Marcos. No? Na ipanalo niya yung kaso niya. Kita mo yun? Kasi malinis yung kanyang puso, wala siyang ginawang kasalanan, na-absuelto siya, hindi siya nahatulan, di ba? At doon nakilala si Marcos noong mga panahon yun. Kaya siya kinuha ng mga ano eh, ng abogado ng mga Italiano, you know, Italiano clown, yung mga maharlika na nagsasabi na sila may-ari ng Pilipinas. Totoo yan eh, kita ninyo. Sila nagmamay-ari, eh. sila ang bumili noong dokumento na binili ng Amerika ang Pilipinas ng worth of $20 million noong 1898. 'Di ba? Binenta tayo ng mga Espanyol sa Amerika eh. No, nung natalo yung mga Espanyol sa gera ng Spanish and American War noong 1898, nung matalo ang mga Spanish, edi nailipat ang Pilipinas sa ano? Sa Amerika, naging colony ng Amerika ang Pilipinas. Eh mautak ang mga Spanish eh. Hindi pumayag ng basta-basta lang ng ganun. Sabi nila, babayaran nyo kami ng $20 million kapalit ng Pilipinas. Kaya ang ginawa ng Amerika, binili nila ng $20 million nung time na yun. Edi nung nabili na ng Amerika ang Pilipinas ng $20 million, merong kasulatan yan eh. Pag-aralan, i-google nyo yan. May dokumento yan eh. Nung nanghawakan na ng Amerika, yung dokumento, nalaman ng mga Italiano clown yan, plan. Binili nila yung titulo sa Amerika, binawi uli yung ano, yung titulo. Binili nila ng mga gold, ha? Ang mga Italiano, ang pinakamayamang Pilipino noong mga panahong yun. Diyan nakuha ni Marcos yung mga gold bars niya. Kaya sabi ng mga tao, si Marcos ay magnanakaw na presidente. Eh bago pa naging presidente si Marcos, mayaman na yan. Nakuha niya yung mga gold niyan doon sa mga Italiano. Eh binayad ng mga Italiano kay Presidente Marcos yung mga gold na yan bilang abogado niya. Kasi nga, noong panahon ng gera, noong Second World War, hiniram ng Vatican yung mga gold ni Italiano. No? Ilan yan? How many millions of tons of ano? You know? Napakarami. You know, 650 million tons of gold ang hiniram ng Vatican ng Rome para isustain ang gera laban sa Allied Forces. Natalo. Binalik ng Vatican yung gold kay Italiano. Kaya noong si Marcos ang kinuwang abogado ng mga Italiano, maharlikang mayamang Pilipino yan eh. You know? So nasa Italiano na yung ano eh, yung dokumento eh. Naibalik na sa Pilipinas
Italiano yung pagmamay-ari ng Pilipinas. Kaya sila Italiano ang sa dokumento, ah, sa dokumento na binili galing sa Spain ng mga Amerikano. Tapos yung dokumento yun, eh, na ngayon, hawak-hawak na ng mga Italiano. Kaya si Italiano na ang may-ari ng Pilipinas. Pero in reality, ano lang yun eh, kasulatan lang yun eh. Pero hindi talaga si Italiano ang may-ari ng buong Pilipinas. Ang mga tao, mga Pilipino ang may-ari ng Pilipinas. Ang gobyerno ng Pilipinas. Pero yung dokumento, nasa sa kanila. O ibig sabihin, Pilipino pa rin ang may-ari ng Pilipinas. No? Pero ang mga Italiano ngayon, wala na sila kapangyarihan eh. Parang katibayan lang meron sila. Pinangahawakan lang nila yung ebidensya. Pero hindi na nila pinipilit na sila ang may-ari ng Pilipinas, hindi. Sabi nila, hindi. Sa Pilipino ito, sabi niya, ang may-ari ng Pilipinas sa tayong mga Pilipino. Pero ang mahalaga nasa sa akin yung dokumento na yon na binili namin, binawi namin sa mga Amerikano. O, ngayon, tayo ang nagmamay-ari, no? Ang Pilipino ang nagmamay-ari ng ating bansang Pilipinas. So ganyan ang ano diyan. Marami mga tao ang hindi nakakaalam nga tungkol sa mga kayamanan ni Marcos. Mayaman na yan bago pa yan naging presidente. Kaya darating ang araw, sana mangyari yan, na ang Pilipinas ang siyang magiging pinakamayamang bansa sa buong daigdig. Sapagkat tayo na ang nagmamay-ari ng isang milyon na tinilada ng ginto. Tayo ang pinakamayamang bansa sa buong daigdig. Ang Amerika ang pinakamayaman ngayon, na sa panahon ngayon, by monetary, you know, 868 million tons of gold meron sila eh. Kung ilalaban sa atin eh, tayo 1 million ano tons of brick of gold eh. Mas marami tayo kaysa sa Amerika. Oh, darating ang araw kapag kayo nahayag na diyan yung last will and testament ni Marcos. Pilipinas na ngayon ang pinakamayamang bansa sa buong daigdig. Kita ninyo yan. Sana makita ko pa yan sa panahon ko eh. Makita ko pa yan na ang Pilipinas ang siyang magiging leader ng mga bansa sa buong daigdig sa darating na panahon. Itong nangyayari sa COVID na ito sa panahon natin ngayon, babagsak ang ekonomiya ng mga bansa dahil sa kahirapan, dahil sa COVID ng epekto ng virus na ito. No? Babagsak ang ekonomiya ng daigdig. Yung dolyar, yung US dollars, pera lang yan. Walang backup ng gold yan. Kaya kung sino man, kung maaari, kung mananalo si Bongbong Marcos sa susunod na eleksyon, you know, suntutong darating, baka siya mag-implement ng last will and testament ng kanyang ama. At baka ipasok ni Bongbong Marcos kung siyang mananalong presidente, you know, sa darating na eleksyon. Ipapasok ni Bongbong Marcos ang tinatawag na Asian dollar na gustong gawin ng kanyang ama nung nagpunta si Ferdinand Marcos dito sa Toronto, na hindi sinang-uyunan ng mga Amerikano kasi sabi nila matatalo ang US dollars kapag ka pinasimulan ni Ferdinand Marcos yung Asian gold o yung Asian dollar. Kaya hindi nangyari eh. Kasi nga, ang kalaban nila Amerika. Eh ngayon, kita ninyo, kung sakaling manalo, no, baka matutupad na yung sinasabi ni siya na mag-execute ng last will and testament ng kanyang ama. Ang pinapilipino, ang pinakamayamang bansa, ang Pilipinas, pinakamayamang bansa. Wala na magiging mahirap na Pilipino. Sana makita ko yan, you know? At sana dumating, you know? Isang araw, mangyayari yan. Ito nyo. Dito pinakita ni Pablo na katulad ni Ferdinand Marcos, si pinanalo niya ang kaso niya, you know? Pinanalo niya. At napatunayan siyang hindi nagkasala. Sabi sa kasulatan, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid. Kung nagsasabi ka ng totoo at kung ikaw ay hathatulan, ikaw ay mananaig. Yan ang nangyari kay Presidente Marcos yan. Nagsabi siya ng totoo, nanalo siya, o hindi siya nakulong at nakilala siya. At yun ang nagsilbing daan niya na para sa lalong makilala ng tao. At binoto siyang presidente. Siyang pinakamatagal na presidenteng namuno sa Pilipinas. Ano, naabutan ko siya. No? Ipinanganak ako at lumaki ako, no? Hanggang sa makarating ako dito sa Canada, 1986, second year ako sa MBS noon. No? Second year na ako, 1986. Nagpunta kami diyan sa EDSA nila Dan, natatandaan ko pa yun eh, Brother Dan Sulit. Nagpunta kami sa EDSA, nakiisyoso kami doon. No? Yun na ang huli kong pagkano kay Marcos. Sapagkat grade 1 pa lang ako, si Marcos na presidente ng Pilipinas noon hanggang 1986. So dito nakita natin na talagang
Kapag ang tao ay nagsalita ng katotohanan, kapag ikaw ay isinakdal, sinasabi sa kasulatan, magsalita ka ng katotohanan, at matapos na ikaw ay patunayan sa iyong mga sinabi, at kung totoo ang sinasabi mo, hahatulang ka, at ikaw ay mananaig. Kita ninyo, ganyan ang Diyos. Kapag may ginawa tayo na isang bagay, at pinanindigan natin, hindi tayo nagbago ng statement natin. Kung ano yung ginawa nating matuwid at totoo ay igagaling ng Diyos at makikita ka na ikaw isang matuwid na tao. So ngunit kung sa talatang 5, ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos. Ito naman yung kabaliktaran nung talatang 4. Excuse me, masasabi ba natin hindi siya makaturungan dahil tayo pinarusahan niya? Siyempre, kung gagawa tayo ng kasalanan, ng kasamaan, paparusahan tayo ng Diyos. Eh kung gumawa tayo ng kabutihan, hindi niya tayo paparusahan. Itataas pa niya ang isang tao na gumawa ng katarungan at ng kabutihan. Itataas ka niya ng katulad ng ginawa kay Marcos. You know? Napatunayan siyang mabuti ang kanyang ginawa. Kita naman ninyo at yun ang nagdulot sa kanya para siya naging nakilala siya ng mga tao. You know? Pinakamatalino nating presidente yan sa buong Pilipinas. Wala nang papalit at wala nang makahihigit pa sa karunungan ni Marcos. Siya lang ang presidenteng nagsasalita sa Washington, sa Amerika na walang binabasang salita. No? Yan, ganyang katalino siya si Ferdinand Marcos na ating presidente dati. No? Hindi mo makikitang nagbabasa ng kanyang sasabihin. Dito lahat niya ganggagaling ang kanyang salita at very talagang saludo ka talaga sa kanya. No? Ako, isasabihin ko sa inyo, maka-Marcos ako. Kahit na anong mangyari. Kahit na anong ginawa ni Marcos, kahit na ano pa ang mga taong sinasabi nila kay Marcos, wala akong pakialam. Kasi maliit pa ako si Marcos na presidente natin sa Pilipinas hanggang sa 1986. Wala akong nakitang kahit na ano pang sabihin nila kay Marcos, na corrupt, ill-gotten wealth, hindi ako naniniwala doon. No? Mabuting pamilya ang mga Marcos. No? Mabuting pamilya yan. Ang iniisip nila ay para sa kabutihan ng mga Pilipino, wala nang iba. You know? Kaya yung mga naninira sa kanila, eh, kaaway ng gobyerno yan, kaaway ng lipunan yan. Pinatalsik nga nila si Marcos noong panahon ng 1986. Ang tanong ko, naiangat ba ng mga kalaban ni Marcos ang buhay ng mga Pilipino? Hindi. Lalong dumami ang mga nagdodroga, mga mahihirap, maraming mga nagnanakaw, magulo ang Pilipinas noong mga panahon yun. Hanggang ngayon, bumabalik na ang kapayapaan sa pamamagitan ni Presidente Duterte. You know, kaya nakokontrol. Eh sana tuloy-tuloy na. Sana umulad na ang ekonomiya at saka gumanda na ang buhay ng mga tao. Wala nang mahirap. You know? Pag-pray natin, darating ang panahon na yan. Darating yan. Yung tinatawag na golden years. Babalik ang golden years, no? Na ipinangako, no? Ni Marcos sa kanyang last will and testament. Walang inisip na masama si Marcos, kundi pawang kabutian. Yung 1 million, kasi expired na yun, 2001, dapat pwede nang withdrawin yan eh, sa World Bank. You know? Yan ang mga ginto na yan, para ipamahagi sa gobyerno sa Pilipinas, para mga Pilipino ang makinabang. You know? So, ang sabi ni Marcos, 10% lang ang kukunin nila doon. Yung 90% ang mga Pilipino makikinabang yan. Kita ninyo, kung ganid si Marcos, hindi niya bibigay yung 90%. Baka 10% lang ibigay niya sa Pilipinas, hindi. Doon sa last will and testament niya, 90% ang mapupunta sa Pilipinas, sa mga tao. No? Sa livelihood nila. Itataas nila ang Pilipinas. At 10% lang ang kanila. Kita ninyo yun? Ganyan kamahal ni Marcos ang mga Pilipino. Kaya panahon na para magbago ang buhay. Binoy ako, babalik ako talaga. Gusto kong makita ang paglago ng Pilipinas. Dahil pagdating ng panahon yun, ay talagang babalik at babalik ako. No? Eh, dyan ako pinanganak sa Pilipinas eh. Oh, di ba? Oh, babalik ako dyan para bumisita, you know, magmisyon. So, dyan tayo tinawag ng Diyos. Hindi na natin pwedeng kalimutan ang mga bansang pinanggalingan natin. Di ba? Hanggang ngayon, ginagamit ko ang salitang Pilipinas. Di ba? Oh, Pilipino ang ginagamit kong salita. Oh, kahit nandito ako sa Canada, sa Toronto, ay hindi ako kampante na gamitin ang English. Mas gusto kong gamitin ang Tagalog. Kasi madaling salitain eh, madaling sabihin.
kung sa English ko to gagawin eh, baka mawalan na ako ng ano, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko, no? Hindi ako nagmamarunong, pero mas magandang gamitin ang wika sapagkat hindi mo na iniisip, basta lalabas na lang sa bibig mo yung gusto mong sabihin. Yan ang kagandahan ng wika natin, di ba? Lalo tigit pag pinapangaral natin ang salita ng Diyos. Madali nating maipangaral ang salita ng Diyos sa ating wika. Kaya mahalin natin ang wika natin, di ba? Kahit saan tayo naroroon mga bansa, eh, wika pa rin natin ang ano, numero uno. Kaya nga sabi ko sa kanila, eh, hindi ko naman pwedeng kalimutan ang wika ko. Dito ko, Pilipinas ako pinanganak eh. Siyempre, gagamitin ko yung wika ko niyan kagun sa kanila. Kaya ito nga pinapakita dito ni Pablo na kung gumagawa tayo ng kasamaan ay talagang hindi tayo papanigan ng Diyos, no? Kailangan pawang kabutihan talaga ang gagawin natin kasi paparusahan tayo ng Diyos eh. Hindi nagtotolerate ang Diyos sa kasamaan ng tao, no? Gusto ng Diyos ay pawang katarungan at kabutihan lamang ang gagawin natin, no? Sabi nga dito ni Pablo sa talatang 5, ganyan ba ang pangangatwiran ng tao? Ganyan ang pangangatwiran ng tao, sabi ni Pablo. Hinding-hindi, sabi niya sa ano, sa verse 6. Kung hindi makatarungan ng Diyos, sabi niya, papaano niya hahatulan ng sanlibutan? O, kita niyo, sabi ni Pablo sa verse 6. Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kalawalatian ng Diyos, sabi niya. Pinakita niya yung opposite kanina, nagsasalita ng katotohanan, no? At napatunayan ngayon talagang matuwid sa pamamagitan ng kanyang pagkasalita ng katotohanan. Dito naman sa verse 7, kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan, opposite ng truth eh. At ito naman, kasinungalingan naman, ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Kita nyo? Kung gayon, sabi ni Pablo, verse 8, bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito? Ayan, ito, medyo gagamit tayo rito ng ano eh. Medyo mahirap intindihin ito eh. Sabi rito eh, gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito. Parang ano eh, parang merong ibig sabihin ito eh. Para daw, gumawa ka ng masama pero mabuti ang intensyon mo. Parang ganito ang aking pagkaintindi dito eh. Para bang gumagawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito. Eh kung halimbawa, ganito, habigan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, drug lord ka. Halimbawa ah. No? Tapos yung mga perang na ano mo, na kinita mo sa drug, sa shabu, o sa cocaine, ay gagamitin mo pantulong sa mga mahihirap. So yan ang isang magandang halimbawa dito. No? Masama yung nature ng pinagkunan ng pera tapos itunulong sa mga mahihirap. O ano ang inyong magiging ano diyan? Ano ang inyong magiging pag-iisip diyan, di ba? Siyempre, kung hindi alam ng tao kung saan ang galing yung pera, tatanggapin 'yan. Kasi pera 'yan eh. You know? Kaya nagkaroon ng pera dahil may pinanggalingan. May tinatawag na cause and effect eh. Kung walang ginawa, walang mangyayari. So Kung ang halimbawa natin ay galing yung pera sa drugs, tapos yung tao naman ay sabi, eh, pamamahagi ko na sa mga mahihirap yan. Pamumudmud ko na yan. Eh di, napamudmud na yung mga pera na ipambili na ng mga pangangailangan ng mga mahihirap na mga tao. Pero hindi nila alam kung saan galing yung pera. Basta tinanggap lang nila. Diba? So ito yung maaring isang halimbawa dito, no? Ang sabi ng mga sabi ni Pablo sa mga nag-aakusa sa kanya, ganyan daw ang itinuturo namin. Yung gagawa kayo ng masama tapos mabuti lang pala ang ano, ang intensyon. Masama pero mabuti ang intensyon. Sabi ni Pablo, yan ang sabi ng mga naninira sa amin. Kita ninyo? Ibinatoy itong akusasyon na ito kila Pablo sa pangangaral nila. Ganyan daw yung itinuturo namin, sabi ng mga kaaway ni Pablo. Kita niyo, mabigat yan. Kaya sabi ni Pablo, gagamitan natin ng ano yan, no? Ay ginagamitan tayo ng parang psychological warfare dyan eh. So gamitan din natin yan ng psychological answer, sabi ni Pablo. Sila'y parurusahan ng Diyos at iyan ang nararapat, sabi ni Pablo. In-reveal niya na eh. Kung ganyan ang paratang niyo sa amin, parurusahan kayo ng Diyos sa ginagawa ninyo. O, yan ang sabi ni Pablo. Gumagawa kami ng kabutihan, tapos papartangan nyo kami ng masama ang ginagawa namin. Yan ang sabi ni Pablo.
na yan ang nararapat, sabi ni Pablo. Eh di matakot yung mga taong pinagsabihan ni Pablo, yung mga legalista, tsaka yung mga Judaizers. No? Kaya yan ang ano, dapat tayo mga Kristiyano din, eh marunong din tayo dapat na tumingin. No? Kumisan yung mga kaaway ng Ebanghelyo, ginagamit yan upang tayo ay ano, tayo ay atakihin sa pamamagitan ng ano, kaya lang naman kayo gumagawa ng ganyan kasi meron kayong intensyon sa mga tao. O kita ninyo? Meron kayong gustong makuha sa kanila. O ganyan ang mga kaaway eh, no? Yung mga kaaway ng Ebanghelyo. Eh siyempre, hindi tayo magpapatinag sa kanila. Kasi ang atin naman talagang intensyon eh, ipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao. Tapos gagamitan tayo ng mga ganyan ng mga pilosopong mga tao, mga kaaway ng Ebanghelyo. So kaya na kailangan maging matapang din tayo sa ano, sa ating sarili. Na ipakita natin sa kanila na tapat kami, na nangangaral ng salita ng Diyos, hindi namin ipapakita sa inyo yung iniisip ninyo, no? Kung hindi tapat kami, alam ng Diyos ang puso namin na nangangaral kami ng salita ng Diyos sa bukal sa puso namin. Walang string attached, no? Kaya kung si Pablo ay nakaranas ng ganyan, ay tayo rin ang makakaranas ng ganyan sa mga kaaway ng Ebanghelyo na pinapangaral natin. Diba? Hindi madali eh. Mahirap yan. Pero dapat malagpasan natin yan. No? Kung si Pablo nalagpasan niya, ay malalagpasan din natin. Alam niyo ba yung kwento ng Robin Hood? No? May pelikula yan eh. Kung napanood niyo yung kwento ni Robin Hood, ganyan ang istorya dyan. Parang si Robin Hood data may ginagawa siyang kalokohan na parang krimen. Tapos yung pera na kukuha niya doon sa ginagawa niya ay tinutulong niya sa mga mahihirap. Parang ganyan. No? Parang no, pano, sa Tondo, marami din yan eh. Ewan ko kung kilala niyo si Asyong Salonga. Ay, si Asyong Salonga, kilala yan eh. No, ano yan, notorious yan eh. Talagang ano, mayroon pa atang nababalita nung araw eh. Kaya nagnanakaw ng mga ano yan eh, ng mga kotse. Talagang nagnanakaw talaga eh. Parang mga nang-hold up ng bangko, ganun. Tapos tinutulungan yung mga mahihirap, you know? So, may mga taong gumagawa ng mali, pero ibinabahagi naman sa mga tao yung pera na nakuha nila doon sa ginawa nila. So, tayo na mga Kristiyano, hindi ganun eh. Hindi tayo ganun eh. Tayo, gumagawa tayo ng mga bagay na matuwid, ng legal. Hindi tayo gumagawa ng ganun. Kasi ayaw nating mapulaan ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ayaw natin yun. Kasi kapag ginawa natin yon, wala. Mawawalang bisa ang Ebanghelyo na ipinapangaral natin. No? Hindi maniniwala ang mga tao, you know, sa atin bilang mga Kristiyano. You know? Kaya doon tayo sa matuwid, di ba? Ngayon, pupunta na tayo sa ikalawang bahagi. Tingnan natin yung ikalawang bahagi. Sabi dito, walang sinumang matuwid, sabi ni Pablo. Dito na tayo sa verse 9 hanggang sa 20. No, walang sinumang matuwid, sabi ni Pablo. Universal sinfulness and hopelessness under law. Okay? Universal na, panglahatan na, no? Na walang matuwid, no? Sa buong mundo. Excuse me. At walang pag-asa, no? Sa ilalim ng kautusan. Pandaigdigan 'yan eh, ng pagiging makasalanan at kawalan ng pag-asa sa ilalim ng kautusan. So ano ngayon, sabi ni Pablo sa verse 9? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Sabi ni Pablo, no? Mas nakakahigit ba tayo sa mga Hintil? Hindi, sabi ni Pablo. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, sabi niya. Maging Hudyo man o Hintil man, sabi niya. Nasa ilalim ng kasalanan ang lahat ng tao. Sa kabanatang una tsaka dalawa, ipinakita ni Pablo na ang lahat ng tao, maging Hintil o Hudyo man, ay alipin ng kasalanan. No? Sa talatang chapter 3 verse 9 to 18 ng Romans ipinapaliwanag niya kung bakit at itinuturo rin ni Pablo na ang lahat ng tao ay may makasalanang gawin na naglalapit sa kanila sa kasalanan at sa kasamaan. So bunga nito, lahat ng may sala o may kasalanan sa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Sa talatang 23, ang tugon ng Diyos sa nakakalunos na kalagayang ito, nakakaawang kalagayan, ay yung pag-aalok ng kapatawaran, tulong, biyaya, katuwiran at kaligtasan sa pamamagitan ng katubusan na dumating mula kay Kristo, no, sa talatang 21 hanggang 26. Ayon sa nasusulat sa talatang 10, walang matuwid, sabi ni Pablo.
Wala kahit isa, sabi niya. Walang nakakaunawa sa talatang 11. Walang na naghahanap sa Diyos. No? Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti kahit wala kahit isa. Kita ninyo? Maliwanag na ito na walang maidadahilan ng tao na hindi ako kasama dyan. No? Bakit sinabi ni Pablo lahat? Walang matuwid eh. Sabihin, walang exception, walang accepted. Lahat tayo ay kasama. No? Walang nasumpong ang matuwid eh. Lahat ay nagkasala, nagkamali. No? Lumis ng landas ang lahat ng tao eh. Nagpakasama siya eh. Inalantunod ni Pablo ang tao sa daigdig bilang makasalanan na in nature sa verse 13 na parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panilin lang. Kita ninyo? Ang labi nila'y may kamandag na ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinadaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. So itong mga description ni Pablo, ay ito yung mga taong gumagawa ng masama. Mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Kasi kung ang tao ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos, hindi siya gagawa ng mga bagay na yan. No? Kasi yan kinamumuhian ng Diyos yan eh. Kaya ang Espiritu ng Diyos, ang Banal na Espiritu Santo na nasa atin ay hindi magtuturo ng mga ganyan. Ang ituturo sa atin ng Banal na Espiritu na ipagagawa niya sa atin, yan yung bunga ng Espiritu Santo. You know? The fruits of the Holy Spirit. Yan ang ibibigay niya sa atin. Hindi itong mga bagay na ito na nasa sanlibutan. No? Kuminsan, nakakalungkot kapag ang isang Kristiyano ay mariringgan ng pagbumura. No? Ng S at saka ng F. No? Eh, hindi ko binabanggit yung mga salitang yan eh. Minsan magugulat tayo. Parang nakahawaan tayo ng sanlibutan eh. Lalo dito sa Toronto, sa Canada. Minsan mga tao dito mahilig, bukang bibigyan yung S at saka F eh. Parang okay lang sa kanila yun eh. Pero sabi ko, huwag kayong magsasalita niyan kasi pag na, yan ay na, nakasanayan ninyo, kahit saan kayo pumuntang lugar, mababanggit ninyo yan. You know? Magiging kasanayan na ninyo yan. Kaya huwag na ninyong hayaang masanay kayo sa mga ganyang salita. Masanay kayo sa mga magagandang salita. You know? At makita sa atin yung kabutihan, yung kabanalan, you know? Magagandang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. You know? Kaya kapag tayo nakakarinig sa ating mga kakilala, sa ating mga kasama sa trabaho, ay ang taong yan, hindi ko nariringgan na magsalita ng ganyan. Tapos isang araw, mariringgan ka na nagsasalita ng ganoon. Aba, ano nangyari sa kanya? Bakit siya nagsasalita ng ganoon, di ba? So maninibago yung tao na ikaw dati hindi nagsasalita ng mga bad word, eh tapos nariringgan ka na magsasalita, eh something wrong with you, nasabihin sa'yo yung ganoon, di ba? Kaya maganda na yung wag na, you know? Wag na. Kaya ito sinabi ni Pablo lahat, yung description ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, mga taong hindi rumirespeto, you know, sa majesty ng Diyos, you know? Kaya wag po makita sa atin yung mga bagay na ito, you know? At sinabi na ni Pablo eh, para malaman natin, you know? Huwag nating gawin. Sabi ni Pablo, walang matuwid, sabi niya. Ang talatang ito ay naglalarawan ng wastong pag-unawa sa kalikasan ng tao. Kalikasan yan eh. Whether we like it or not. Yan talaga ang tao. No? Ang tao, sabi ng Biblia, ang puso niya walang nakakaabot, walang nakakaunawa kung ano ang laman ng puso ng isang tao. Kung isa ng tao, alam mo, ganoon, tas mamaya-maya, iba na naman siya. No? Biglang, ano, biglang, say, in one a twinkle of an eye or something na parang isang kusap ng mata o ng isang pikit ng mata, pagdilat eh, iba na, you know, iba na yung tao. Ang bilis eh, ang bilis magbago ng ano, ng personality, no? Kaya ganoon eh. Lahat ng tao sa kanilang likas na kalagayan ay makasalanan talaga in by nature. Talagang makasalanan talaga ang tao. At sabi nga ni Pablo eh, maging si James, si Santiago ay nagsasabi sa atin na ang ating dila ay nirerendahan natin yan eh. No, parang kabayo ng ano yan eh, na dapat nating rendahan. Kapag ang dila ng tao ay hindi na po control, ay talaga namang susunugin lahat niya yan, pati yung kabundukan eh.
no? Susunugin niya ang buong kabundukan, no? Tsaka talagang liliyaban niya ng apo yan, eh. No, ganyan, ganyan, walang makakakontrol, eh. Kaya sabi nga ni Pablo, talagang mag-ingat tayo, no? No, ang kanilang buong pagkatao ay pinasasama ng kasalanan at likas na umaayon sa sanlibutan. Sa diablo at sa makasalanang likas, you know? Yung binabanggit sa Galatians chapter 5, you know? So yan, ang lahat ay may sala na tumatalikod sa daan ng kabanalan at nagtungo sa daan ng pagkamasarili, you know, yung selfishness. So ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak o walang lugar, you know, ang pagkatakot sa Diyos ng mga taong binanggit ni Pablo. Bakit patuloy sa kahapis-hapis na kalagayan ng tao? Bakit nananatili ang tao doon? No? Bakit ayaw nilang umalis doon sa ganung aspeto ng buhay na mahirap, malungkot, you know? Maraming kapigatian, maraming kabalisahan. Bakit gusto ng tao manatili doon? Sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Yun pala ang dahilan kung bakit ayaw nilang umalis sa ganung aspeto ng buhay ng tao. No? Wala silang takot sa Diyos, eh. Ayaw nilang sumunod sa Diyos. No? Kung mayroong pagkatakot sa Diyos, hinahanap na sana nila ang pakikipagkasundo o yung reconciliation at kapayapaan, yung peace, yung irine, you know, na nanggagaling sa Diyos. Malayo ka sa kasamaan kung sa kanya'y matatakot, di ba? So yan ang pinakamadaling kasagutan dyan. Lalayo ka lang, lumayo ka sa kasamaan at matakot ka sa Diyos at ipagkakalob niya ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Shalom yan, eh, sa Hebrew, eh. Peace. At irini naman sa Greek. Kapag nasa sa iyo ang peace, ang kapayapaan, ay nako, ang ano yan, wala ka nang mahihiling pa. Kahit na mahirap ang buhay ng isang tao, basta meron kang peace sa puso mo, ay parang kumpleto na lahat. No? Parang wala ka nang mahihiling pa. You know? Ito, ang aking testimony sa inyo, you know? Nasa sa akin yung peace na yan, eh. No? Masaya na ako sa buhay ko. Kasi nakamtam ko na yung peace na yan, eh, na binigay ng Panginoon sa akin. Nung ako'y tinawag ng Panginoon na maging Kristiyano in the age of 16, no? Nung ako'y nakaharap doon sa bintana namin sa Arayat, sa Kakutod, sa Pampanga, no? Kagagraduate ko lang ng high school noon, no? Doon na kasi ako nag-fourth year sa high school sa Arayat, eh. First year high school hanggang third year sa San Juan ako. San Juan Municipal ako nag-aral. So, nalipat lang kami sa Pampanga, eh. Kaya doon ako nag-fourth year, doon ako nag-graduate, eh. Wala na ka talaga akong pag-asa noong mga time na yon. Talagang desperado na ako. Sabi ko, ano mangyayari sa buhay ko dito sa Arayat, sa Kakutod? Eh, hindi naman ako dito lumaki. Ano, pupunta ako sa ano, bukid, magtatanim ako ng palay? Magiging magsasaka ako? Eh, anong buhay doon? Wala. Ano? Kaya nanalangin ako, sabi ko, Panginoon, magbigay ka ng sign sa akin. Gusto kong may magawa, no? Gusto kong may gawin sa buhay ko. Ayaw kong ganito. Hindi ako sanay sa ganito, no? Bigyan mo ako ng ano, ng sign ka noon. Tapos bigla na lang dumating si Brother Per, si Brother Cipriano Gonzales, galing ng Liliw, Laguna. Ministro ng Liliw ng Laguna noon, eh. Panahon yun, eh. Ayun, no? Binigay ng Diyos yung answer do sa prayer ko. Ayun, nung makita ko si Pera, doon na nagsimula. Hanggang sa nag-aral na ako sa seminary, hanggang sa nakagraduate na, hanggang sa nakarating na ako dito. Kasi binigyan ako ng Diyos ng peace, no? Yung kapayapaan na wala na akong mahihiling pa. Kaya kung nasa sa atin yung kapayapaan na yun, no? Hindi ko alam kung paano ko may papaliwanag sa inyo. Siguro alam ninyo yun, yung kapayapaan na sinasabi ko sa inyo, yung wala ka nang mahihiling pa. No? No? Kompleto ka na pag nasa sa iyo yung kapayapaan na yun. Yun ang natanggap ko nung ako'y nagtatanong, eh. Nung mga edad akong 16, pag-graduate ko ng high school. You know? Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako, sabi ko. Nanalangin ako, eh. Ay pinagkaloob sa akin yon ng Diyos. You know, yung kapayapaan na yon. Kaya, pero yung kapayapaan na yon ay mayroong kaakibat na pagtitiis. You know? Pagsisikap na may kapayapaan ako pero kailangan ko malagpasan yung mga pagsubok na darating. You know? Na darating pa. You know?
Kaya naman, niloob ng Diyos na napagtagumpayan ko yun nung ako yung nag-aaral sa seminaryo. Kaya hanggang ngayon, daladala ko yun na nagiging mas matibay ako ngayon kesa sa dati. Na yung mga naranasan ko, mga pagsubok, mga challenges, no, nung ako nasa Pilipinas pa, ay lalo akong lumakas. No? Ginamit ko yun eh. Yung mga pinagdaanan ko sa seminary, na mga hirap, no, mga pagsisikap. Kasi working student ako sa seminary, 5 years. Walang tigil yun. No? Yun ang naging puhunan ko kung sino ako ngayon sa oras na ito. You know? Yan. Kaya, pinagmamalaki ko, you know, sa oras na ito, kahit saan ako magpunta. Palagi kong binabanggit ang Manila Bible Seminary. Diyan ako nanggaling eh. Diyan ako nagsimula eh. Kung wala yung MBS, wala ako ngayon. Wala ako ngayon dito. No? Hindi ko naabot itong kung nasaan ako ngayon, kung anong trabaho ko ngayon. No? Nakapag-aral pa ako dito, na 2 college pa ang napag-aralan ko dito. You know? Nakakuha ko ng isang diploma at saka ng isang certificate sa 2 college na yan. Kung hindi dahil sa MBS, hindi ko mararating yan eh. Kaya, niloob ng Diyos ang ating mga dalangin, sinagot niya eh. Kasi kapag tayo nananalangin ng taus-puso, ipagkakaloob ng Diyos ang solusyon. Ipapakita niya. No? Kaya, matakot tayo sa Diyos. Natakot ako sa Diyos eh. Maliit pa ako. No? May takot na ako talaga sa Diyos. Kaya lang hindi ko nasumpungan talaga na kung saan talaga. No? Kaya noong nakita ko si Fer, ayun, niloob ng Diyos yung lahat. Lahat na ibinigay niya na sa akin. Kaya yung peace na yun, nasa sa akin yun. Kompleto na ang buhay ko eh. Na, kasi yung kapayapaan, nandito na sa puso ko yun eh. No? Na hindi na mawawala sa akin yun. Kahit na anong mangyari, nasa sa akin yung peace na yun. You know? Kaya masaya ako, you know, sa buhay ko. You know? May mga pagsubok, pero malalagpasan natin yan sa tulong ng Diyos. By the grace of God, you know? By the will of God, malalampasan natin yan. You know? Pati itong mga nangyayari sa panahon natin, itong COVID, yung COVID-19 virus na ito, malalampasan natin yan, mga kapatid. You know? Kaya alam, minsan talaga, psychological talaga, mahirap. You know? Mahirap talaga. Pero malalampasan natin yan. Kapag yan ay nalampasan natin, darating ang 2 taon, 5 taon, 10 taon, maaalala natin yung mga pinagdaanan natin sa panahon ito. You know? Ito siguro matatandaan nyo itong mga sinasabi ko sa inyo ngayon. Paglipas ng 10 taon, kung makakasurvive tayo sa virus na ito, no? Maaalala natin yung mga nangyari sa atin sa panahon natin ngayon. Na hindi tayo nag-give up, hindi tayo natakot, no? Hindi tayo nagpagapi, you know, sa virus, hindi tayo natakot, nagpatuloy tayo, nag-ingat tayo. So magagamit natin yung mga testimonies na yan sa darating na 10 taon pa. Kung tayo makakasurvive kung loloobin ng Diyos. No? Sa darating pang 20 taon sa buhay natin. Di ba? Kung yung pagkakaloob niya, kung ibibigay niya sa atin yung pagkakataon na yan. At yan ay makakatulong sa atin pagdating ng araw na ipapangaral natin ang salita ng Diyos. Magiging living witness tayo na nakasurvive tayong lahat sa pandemyang ito. You know? Na maraming mga tao ang lalapit sa Diyos dahil sa ating mga testimonies. No? Maraming mga taong tatanggap sa Diyos. Mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa katotohanan at sa karanasan nating lahat, no? Gagamitin tayo ng Diyos pagdating ng araw, no? Mangyayari 'yan. Alam natin na ang anumang sinasabi ng kautusan sa talatang 19 ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman at dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa talatang 20. Sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Yan ang role ng kautusan eh, ng law, you know? So, excuse me. Papasok na tayo sa 3rd bahagi na. Okay? Verses 21 hanggang 30. So, ang 3rd bahagi natin, ang pinaka-heading natin diyan ay ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. So ipinaliwanag dito ni Pablo na ang lahat ng mga tao na tatanggap sa Panginoong Hesukristo, sasampalataya sa kanya, ay pawawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalatayang nasa sa kanya, no? Sa pagtanggap niya ng kaligtasan ng biyaya na nanggaling sa Diyos
ay tatanggapin sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So the all sufficiency of grace as a way of salvation. So ang lahat ng sobrang buhay natin ngayon o kasapatan ng biyaya bilang paraan ng kaligtasan. So yan na ang binigay sa atin ng Diyos, no? Yung offer niya, last offer, no? So grace as justification by Christ's blood through faith. Ang biyaya bilang pagibigay katuwiran sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Verses 21 hanggang 31 'yan. Righteousness through faith is now fully revealed. Ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya ay naipahayag. Ayan. Sa talatang 21, ngunit ngayon yung nahayag na kung paanong ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, nun law, bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Yan mga kapatid, ano? Kaya hindi sa pamamagitan ng law, no? Kundi ang kaligtasang nanggagaling sa Diyos, ang siyang magbibigay katuwiran, you know, sa atin, sa paningin ng Diyos. Ang mga pinawalang sala ng Diyos, ang pananalitang ito ay tumutukoy sa gawain ng Diyos na pagtubos sa taong nasa kasalanan kung saan siya. Sa matuwid na paraan sa talatang 26 ay inilalagay tayo sa tamang kaugnayan sa kanyang sarili at pinalalaya tayo mula sa kapangyarihan ng kasamaan. Ang kapahayagang ito ng pagpapawalang sala ng Diyos sa Ebanghelyo ay hindi isang bagay na natapos na. Bilang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan na sumasama na mananampalataya o sa mga Kristiyano, okay, pag sinabi kasing mananampalataya, tumutukoy yan sa mga Kristiyanong Hudyo eh, no? Sa mga mananampalatayang Hudyo. Pagka-Kristiyano sa mga Hintil yan eh. Ito ay laging bago at naaangkop. Ang pagpapawalang sala mula sa Diyos ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo. Ayan, dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya. So sa verse 22, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo, kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. You know? Dahil sa pananampalataya, ay kinalugdan ng Diyos ang tao. Kahit sino pa yan, kahit na anong lahi ang tao. No? Kaya nagiging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos sa panahon natin ngayon na nasa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Doon pumapasok yung pagiging righteous natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya yung pananampalataya, yung pananalig, ay ang pagsampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang tanging kondisyon na hinihingi ng Diyos para sa kaligtasan. Yan yung sinasabi ko nung nakaraang live stream, na ang kaligtasan ng Diyos ay may kondisyon. No? May kondisyon. Maliligtas tayo, yes, pero may kondisyon. Ano yung kondisyon na yun? Yung pananampalataya. Hindi ka pwedeng maligtas kung wala kang pananampalataya. So kaya kailangan may pananampalataya ang isang tao. So yun ang kondisyon, no? Para ka maligtas. Meron ang biyaya nga, no? By grace, you know? Na maliligtas ka sa pamamagitan ng ano? Para mo maabot yung grace. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yun ang, you know? Yun ang hinihingi sa atin, no? Na kailangan natin gawin patungkol sa paksang pananampalatayang nagliligtas. Kaya nga, hindi naman doon nagtatapos eh. Kailangan yung pananampalataya, may kasamang gawa yan. You know? Kaya ang pananampalatayang walang gawa, sabi ni Santiago, ano? Wala, patay. You know? Baog, sabi ng ganun. Wala eh, walang, ano, walang use eh. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, 23, no? Talatang 23. Walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala. By nature talaga, ang mga tao ay makasalanan talaga. No? Ngunit, sa 24, dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, you know? Yung grace yan eh. Walang bayad yan eh. You know? Inalok niya. Nalibre. Sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Kita ninyo? Bakit pa kasi pinapahirapan ng mga tao ang kanilang mga sarili na hindi nila tanggapin ng Panginoon? Eh, inalok na nga libre yung kaligtasan.
ang dapat lang nilang gawin ay tanggapin. Di ba? Ang regalo kasi ay hindi mo makakamit hanggat hindi mo kinukuha. Iniaabot ang regalo sa iyo, pero kukunin mo. Pag inalok sa iyo, kukunin mo. Ang mga Hudyo, kakaiba sa mga Hintil. Ang mga Hudyo, kung kilala nyo sila, kakaiba sila. Iba ang kanilang lifestyle eh. Kapag ang mga Hudyo ay may pautang na pera sa mga non-Jews, sa mga Gentiles, ang kaugalian ng mga Hudyo ay hindi kaugalian ng mga Hintil. Ganito ang mga Hudyo. Kapag magbabayad ka ng utang sa mga Hudyo, hindi abutan. No? Muna kamay sa kamay, hindi ganun ang kaugalian ng mga Hudyo. Kapag pumasok ka sa opisina nila, ilalapag mo yung utang mo na pera o ano pang bagay na iniram mo sa kanila. Ilalagay mo yan doon sa table. Hindi mo iaabot yung pera doon sa Hudyo, hindi. Hindi ganun ang kultura nila eh. Ilalagay mo doon sa table yung sobre na mayroong pera na pagkakautang mo halimbawa. Ilalagay mo sa table. Pag nalaki na sa table, kukunin nila yung sobre doon sa table. Ganun. Ganun sila. Hindi yung kamay to kamay, hindi ganun. Kaya maraming mga tao ang hindi nakakaalam ng kultura ng Hudyo eh. Kakaiba ang kultura nila, ibang-iba sa atin, you know? Maging yung ano eh, pagka ang mga tao tayo, pagka tayo ay nag-inelcut, no? Tinitrim natin yung mga kuko natin, di ba? Eh kung saan-saan ang mga tao nagkukuko eh, no? Kung saan-saan sa kalye, minsan ginangat-ngat pa ng tao eh, kinakain yung kanilang kuko eh, no? Ang mga Hudyo hindi ganun. Ang mga Hudyo, magkakat sila ng mga kuko nila, hindi nila hayaang tatalsik. No? Walang tatalsik. Magkakat sila. Tapos igagather lahat nila yung mga kuko na yun. No? Alam nyo kung saan nila lalagay yun o itatapon yun. Doon sa toilet. No? Punta sila doon sa toilet at doon nila ipa-flush yun. Kita ninyo? Ganun katindi ang mga Hudyo. Ang mga Hintil kung saan-saan nagkakat ng yun o tatalsikan yung mga kuko. Di ba? Pero sila hindi. Meron silang sariling tradisyon. May sarili silang kultura. Kaya nga, kahit na ano pang mayroong kultura ang mga tao, ang mga Hudyo o mga Hintil, ang kultura ay hindi nagiging daan para maging exempted ang mga Hudyo sa kaligtasan. Wala. You know? Dahil walang kinalalaman ang kultura sa kaligtasan. Kita ninyo? Pag pumasok ang kaligtasan, kahit na ang bisa ng kautusan ay nagkaroon ng walang bisa, no? Pagdating sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan nanggagaling sa Diyos. Hindi nanggaling sa tao. Sa tao, pwede kang iligtas ng tao sa bingit ng kamatayan. Halimbawa, mahuhulog ka sa bangin. Dumating yung tao, niligtas ka. O, hindi ka nahulog, no? Hindi ka namatay. Niligtas ka niya. No? Pero ibig ba sabihin, hindi ka na mamamatay? O, di ba? O, niligtas ka nga nung kapwa mo tao sa mula sa kabatayan. Pero, pag tumanda na ang isang tao, ano mangyayari sa kanya? Mamamatay din siya. Sapagkat ang lahat ng tao ay mamamatay. Pero yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin ay kakaibang klase ng kaligtasan. Eternal life ang ibinigay niya kaligtasan. Mamamatay man tayo dito sa mundo, pero yung eternal life ay magpapatuloy na buhay. No? Yan ang kaibahan ng kaligtasang inialok ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun ang dahilan dapat ma-miss ng mga tao. No? Hindi dito sa lupa eh. Kundi doon sa eternal life, sa kabilang buhay. No? Yun ang hindi nila naiintindihan eh. Akala nila parang ano lang yan. Parang kwento kutsero kung tawagin nila. Walang katotohanan. Di ba? Hindi. May katotohanan ang mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo at ni Apostol Pablo. No? May katotohanan yan dahil sa kanya kagandahang loob na walang bayad na ibinigay niya. You know? Pinadali na ng Diyos ang kaligtasan ng tao eh. Kasi nga walang makaabot doon sa kautusan na sumusunod eh. Wala. Nahihirapan ng tao na sumunod. Kaya ginawa ng Panginoon Diyos, pinadali niya. Eh pinadali na nga ng Diyos ang mga tao ayaw pang kunin. Ayaw pang i-respond yung offer ng Panginoong Diyos. Ano na lang ang gagawin ng Diyos? Pilitin ng tao?
Hindi mapipilit ng Diyos ang tao, may free will ang tao. No? Merong kusa ang tao na gawin kung anong gusto niya, di ba? Kaya nalulugod ang Diyos kapag ang tao ay nanggagaling sa kanyang desisyon, yung pagsunod sa Diyos. Nalulugod ang Diyos diyan, natutuwa siya. Kaya naman pinagpapala ng Diyos yung mga taong sumusunod sa kanyang kalooban ng may free will. No? Natutuwa ang Diyos diyan, nalulugod siya at natutuwa siya. You know? Kapag ang tao ay kusang loob na nanunumbalik sa Diyos at tuwang-tuwa ang Diyos diyan, maging yung mga anghel sa langit. Tignan ninyo sa gospel, ha? Yung isang taong nagbalik loob sa Diyos, ang mga anghel, nagpapalakpakan yan. Nagsiselebrate sila, yung prodigal son, bumalik. Yung mga anghel sa langit ay nangangatutuwa. No? Napagkat yung isang tao na nawala ay muling bumalik, kita ninyo? Kaya ganyan ang kagandahan niyan ng kaligtasan. Nangihinayang ang Diyos na ang tao ay mawala sa kanyang kamay. Nangihinayang ang Diyos diyan. Kaya ayaw ng Diyos na mawawala tayo sa kanyang kamay. Ayaw niya. Pero kapag tayo'y nagpupumilis na umalis sa kanya, walang magagawa ang Diyos sa atin. Hindi naman tayo pinipilit ng Diyos eh sa bagay na gusto niya. Ang gusto niya, manatili ka ayon sa iyong desisyon, no? Sa iyong kagustuhan, sa iyong pag-iisip. At ang Diyos ay nalulugod doon, natutuwa siya eh. Kasi hindi tayo nilikha ng Diyos para kontrolin niya, hindi. May free will tayo eh. Sinners are justified by the blood of Christ. Kita? Ang mga makasalanan ay inaring ganap sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kita niyo sa 24-26 na talata ng chapter 3 ng Romans. Dahil sa kanyang kagandahang loob, yung kanyang grace, ay pinawalang sala sila. Kita ninyo yun. Ang talatang ito ay naglalaman ng dalawang salitang malimit gamitin ni Pablo upang ipahayag ang kaligtasan. Kapag pinag-uusapan ang salitang kaligtasan, palaging pumapasok ang grace dyan. You know? Kasi doctrine of salvation yan eh. Soteriology yan eh. You know? Kapag pinag-uusapan ang salitang kaligtasan, pumapasok palagi ang grace. Hindi nawawala ang grace dyan. Yan ang pinaka-topic ng salvation eh. Yan ang pinaka-team ng salvation, yung grace. We are saved by grace. You know? Kaligtasan yan eh. Wala na. True faith. You know? With faith. Kung walang pananampalataya, walang maliligtas. Eh, sinabi sa Mark 16:16. Ang sino mang hindi sumampalataya ay ano? Parurusahan. You know? Ay hindi maliligtas. Kaya, ito ang naglalaman ng dalawang salita na malimit gamitin ni Pablo, no? Ng pinawalang sala at saka yung katubusan. Yan ang palagi niyang paboritong gamitin dito sa Book of Romans. Pinawalang sala tayo at tinubos tayo. Kita ninyo 'yun? Sa 25, siya ay inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kita ninyo 'yan, ha? Inialay niya ang kanyang buhay bilang isang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Without the shedding of blood, ha? Kita niyo, binanggit niya sa Hebrews eh, there is no remission of sin. Kita niyo yun? Eh, nagampanan ng Panginoon yan eh, sa krus. No? Tinusok yung kanyang side eh. At lumabas ang ano, tubig at saka dugo ang lumabas sa kanyang tagiliran. Di ba? Tapos yung mga koronang tinik na nasa kanyang noo, tumutulo ang dugo niya doon. Di ba? Oh. Eh doon sa Garden of Gethsemane, nung nagpunta kami doon noon, yung kasing Garden of Gethsemane kasi, kaharap, ang harap niya eh, yung Eastern Gate, eh, yung Golden Gate. You know? Nakaharap yan eh, doon eh. Pag nando ka sa Garden of Gethsemane, titingala ka eh. Siguro alam ni ano yan, alam ni Michelle yan eh. Si Michelle pumasok sa live stream natin eh. Si Michelle Aldia Cruzat. Si Michelle ay nasa ano siya, nasa Haipa, no? Nandun siya sa Carmel region eh, you know? Nandun siya sa North siya, eh. Malapit siya sa Galilee. Nasa ano siya, nasa Mediterranean Sea yan eh, yung Haipa eh. Alam ni ano yan, alam ni Michelle yan ang binabanggit ko eh. Kapag nandun kung si Michelle ay nakarating na sa Jerusalem o sa Garden of Gethsemane, kasi caregiver si Michelle sa Haipa eh. Ay, nanonood si Michelle ngayon. Nakita ko yung pangalan niya eh, sa aking screen.
Kung kayo nakarating sa Garden of Gethsemane, meron doong church, ang pangalan, Church of All Nations. No? Tabing-tabi mismo ng Garden of Gethsemane yan. Tabing-tabi lang. Talagang ano. Doon sa loob ng Church of All Nations, doon sa sanctuary, doon sa harapan ng church. No? Kasi yung church na yan, ang mga nagpagawa niyan, yung mga ano eh, mga pilgrims eh. Yung sa mga visitors eh. No, yung mga bumibisita lang sa Israel, nagpagawa sila ng kaya nga binasagang The Church of All Nations eh. Lahat ng mga bumibisita, nagtulong-tulong sila para magpagawa ng isang simbahan. Kaya nga binasagang The Church of All Nations, no? Para i-commemorate yung bato na pinanalanginan ng ating Panginoong Jesucristo na umiyak si Kristo doon sa Garden of Gethsemane. Kasi part ng Garden of Gethsemane yung church eh, yung location ng Church of All Nations eh. Isang ano yan eh, isang area yan eh. Ano? So yung bato na pinalanganan ng Panginoon, nanalangin siya doon, di ba tumutulo yung luha niya, sinasabi sa gospel. Tapos pagtulo ng luha niya, nagiging dugo. No? Yung kanyang luha doon sa bato. So yung bato na yon na sinasabi nila, doon nila itinayo yung Church of All Nations na church sa simbahan. So nung pumasok ako sa loob, kinukumpulan ng mga tao yung bato eh. You know, andun pa rin yung bato eh. Na doon ay nagiging dugo yung kanyang luha. Diba? So ibig sabihin talagang makikita niyo talaga ninyo na talagang may nangyari talaga na ang Panginoon ay mayroong relation yung kanyang dugo sa pagtubos sa sanlibutan. No? Imagine ha, paano nangyayari yon mga ganoon? Eh, Panginoon yan eh. Nagagawa niya lahat kung ano ang gusto niya. Diba? Kaya without the shedding of blood, there is no remissions of sin. Di ba? Ang Panginoong Jesucristo lang nakagawa niyan. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid. No? Sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisa ng mga makasalanang nagawa ng mga tao. Totoo yan. Sa pagitan ni Malakias at ng pagkasilang ng ating Panginoong Jesucristo ay 400 years yan eh. Yan ang tinatawag na year of silence. Walang propeta ng mga panahong yan. 400 yan eh. Yung pagitan nila Nehemiah, nila Malakias, propeta Malakias, hanggang sa pagkasilang ng Panginoong Jesucristo. 400 years ang yan. Ano yung tinatawag yan ng intertestamental period. Diyan na pumasok yung sila Alexander the Great, yung mga Roman Empire. Yan na pumasok yan eh. You know? Yung Greek Empire, yung ano muna, yung Persian Empire muna, tapos yung Greek Empire, tapos yung Roman Empire. Doon sa 400 years na yun eh, nasasakop yan eh. Kaya, sinasabi dito ni Pablo na talagang pinagtiisan ng Diyos muna yung mga ganyang mga bagay. Hindi muna siya nagpadala ng propeta eh. No? Sa panahon na yan, na 400 years. Akala ng mga tao, pinabayaan na sila ng Diyos. Yeah? Sinisisi ng mga Jews noong panahon na sila inalipin ng mga Roman, ano, ng mga Roman soldiers. Ginawa silang colony, province ng Judea, ng Rome, ang palagi nilang bukang bibig noon, pinabayaan na kami ng Diyos. No? Kasi wala nang prophets eh. Wala nang leader ng Israel para ipagtanggol sila sa kaaway nila. Wala. Kaya nung dumating si Christ, dumating, nagkatawang tao ang Diyos. You know? Yan ang hinihintay nila eh, na Messiah eh. Ang nakakapagtataka, malungkot, hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon, bilang Mesiya nila, di ba? Hamasiyak ang tawag sa kanila diyan eh, no? Palagi kong narinig 'yan eh nung ako'y nagpunta sa Tel Aviv. Hamasiyak ang palagi nilang sinasabi, no? Para daw the Messiah, parang Messiah, the Messiah daw eh, no? Kaya ano, 'yan ang bukang bibig nila eh, no? Na darating daw yung Hamasiyak, sabi nila ganoon. Kaya yung kanyang dugo, ang kanyang naging daan para maging pantubos sa kasalanan ng sanlibutan. Binigyan din ng bagong tipan ng ilang katotohanan tungkol sa kamatayan ni Kristo. No? Doon sa labas ng gate. No? Kasi maraming mga tao, kasi iba-iba ang paniniwala tungkol sa lugar na pinagpakuha ng Panginoon. Eh. Sabi nila, doon daw sa may Church of Holy Sepulchre. No? Sa loob ng Old City. At yun naman napuntahan ko naman. Kasi napuntahan ko din yung, ano, eh, yung Church of the Holy Sepulchre. Eh. Nasa loob ng Holy City yan eh. Tapos yung isa naman doon sa Garden Tomb. You know? Sa labas ng ano yan eh. Ng Damascus Gate eh. Alam ni siguro ni ano yan eh. Ni Michelle eh. Yung mga binabanggit ko eh.
Kasi libot ko yan eh. Libot ko yung Old City eh. Except yung apat kasi napuntaan kong gates eh. Yung apat hindi ko narating eh. Yung Stephen Gates, at saka yung Herod's Gates, at saka yung New Gate, at saka yung ano pa, yung Eastern Gate, yung ano, o yung Eastern nakita ko eh, sa mukha ko eh. At saka yung Dung Gate, hindi ko narating yan eh. Pero yung iba, yung apat narating ko eh. Yung Damascus Gate, yung Jaffa Gate, yung New Gate, nakita ko yan eh. Pati yung Zion Gate, yung apat. Kasi walo lang naman ang mga gates ng Holy City. So yung mapunta doon sa ano, sa ikalawang site ng pagkapako kay Kristo, doon sa Garden Tomb, you know? Labas yan eh. Lalabas ka ng Damascus Gate eh. Malapit yung Damascus Gate dyan eh. So doon ang pinaka-actual na sabi ng mga tao na naniniwala sila na yun ang possible na Calvary, you know, ng Golgotha. Kaya nakita ko rin yun, you know? At marami akong mga pictures diyan. Tsaka doon sa tabi lang yan ng ano eh, ng empty tomb na tinatawag nila, yung garden tomb kung tawagin nila. Kasi doon naman sa ano, doon sa Church of the Holy Sepulchre, wala dong tomb, wala. Kaya yung kasing Church of the Holy Sepulchre, paniniwala ng mga Catholics yun eh. Kasi itinayo yan ni St. Helena eh, yung inaata ni Constantine the Great, kung di ako nagkakamali. So yun, paniniwala ng mga Catholics yun eh. Pero yun namang sa labas ng Damascus Gate, ay mga Protestant naman ang naniniwala doon na yun ang site. Kasi tabi ng Garden Tomb eh. Kaya may possibility na yun, sabi ganun. So dyan, ano, kaya may katibayan eh, na talagang ang kamatayan ng ating Panginoong si Kristo ay may lugar talaga na pinangyarihan ng pagkamatay niya, pagkapako niya, no? Yung pagkabuhos ng kanyang dugo sa Kalbaryo, no? Ito ay ginawa para sa iba, hindi siya namatay para sa kanyang sarili, kundi para sa kapakanan ng ibang tao, no? Ang Panginoon gumawa niyan eh, ginawa niya. Ito ay bilang kahalili na si Kristo ay namatay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Bilang ating kahalili, you know? So, tayo sana yung ipapako sa krus eh. Tayo sana yung makaranas ng kaparusahan. Pero inako ng Panginoon lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga ako eh, hindi ako sang-ayon doon sa mga ano, yung mga tao sa San Fernando, Pampanga, pag panahon ng mahal na araw, ano, pinapako nila yung sarili nila doon sa krus. Oh. Meron kasing isang bayan doon sa San Fernando na talaga nagpapapako talaga sila sa krus. You know? Ay talagang sa San Fernando lang yan. You know? Wala sa ibang lugar yan sa Pilipinas. Nag-iisang lugar lang yan sa Pilipinas na talagang ang mga tao ay gumagawa talaga ng aktwal na pagpapako talaga. You know? Eh hindi na dapat gawin yan. Ginawa na ni Kristo yan eh. Hindi na dapat siyang gayahin doon. Kasi yung ginawa ni Kristo ay para pang lahatan na yon. Hindi na dapat yun gayahin ng tao. No? Hindi na. Kasi ginawa niya na eh. Ginampanan niya na. Ito ay pampayapa at ang kamatayan ni Kristo ay para sa mga makasalanan, ay nagbibigay kasiyahan sa likas na katwiran ng Diyos at sa kanyang kaayusang moral. Sa gayong naaalis ang kanyang puot sa nagsisising makasalanan, hinihingi ng dangal ng Diyos na ang kasalanan ay parusahan at ang pakikipagpayapaan ay magawa dahil para sa ating kapakanan. No? Sa pamamagitan ng pamayapang dugo, no, ni Kristo, ang kabanalan ng Diyos mismo ang nagbibigay kay Kristo bilang tagapagpayapa. No, hindi kinakailangang himukin ng Diyos na ipakita niya ang kanyang kahabagan at pag-ibig sapagkat ang tao'y ibinilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. Naging kaibigan na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Diba? Tinawag tayo mga kaibigan na ng Diyos katulad ni Amang Abraham. No? Dahil sa ating relasyon na sa ating Panginoon sa Kristo, naging kaibigan na tayo ng Diyos. Ito ay pambayad. Isang pag-aalay upang tubusin o bayaran ang kasalanan. Bilang pambayad, ang pag-aalay ay nakatuon sa pagpapawalang sala sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ang sala at kapangyarihan nito ay naghihiwalay sa Diyos at sa mga Kristiyano ay napawalang bisa, you know? Ibig sabihin, yung kamatayan ni Kristo, lahat na yan ang pinakakinauwian lahat ng ating ano na dapat tayong gumawa pero kinauwian na lahat yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nahiwalay tayo, naging anak tayo ng Diyos, wala na, ginampayanan na ni Kristo para tayo mapasa-Diyos na. You know, hindi na tayo mahihirapan ng lumapit sa Kanya. So ito ay mabisa at ang Kanyang
ang kanyang tumutubos na kamatayan ay may kapangyarihang magbunga ng inaasahang lubos na epekto ng katubusan kung ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ito ay matagumpay doon sa krus ni Kristo at ay lumaban at nagtagumpay sa kapangyarihan ng kasalanan kay Satanas at sa kanyang mga kampon na bumibihag sa tao, yung mga demonyo, masasamang espiritu. Ang kanyang kamatayan ang unang tagumpay laban sa mga espiritual na kaaway ng Diyos at ng sangkatauhan. Kaya hinahadlangan ni Satanas ang kamatayan ng Panginoon eh. Kaya nagpakita siya, ito ha, hindi gaano itong naiintindihan kumisan ng ibang mga tao eh. Kasi ang salita ng Diyos, mahirap intindihin talaga kung hindi natin pag-aaralan. Bakit sinabi ng Diyos kay Peter na, Satan, get thee behind me, Satan. No? Lumagay ka sa likod ko, Satanas, sabi nga noon. Alam nyo, ang paniwala ng mga ilang tao, lalo yung mga Hudyo, you know? Yung mga ibang, sabihin natin mga talagang mga taong nanggaling dyan sa Israel. Ang paniniwala nila, hindi si Pedro ang kinakausap ng Panginoon mismo dyan, kundi si actual talagang si Satanas. No? Eh sana, sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, lumagay ka sa likod ko. Eh bakit sinabi ng Panginoon, Satanas, lumagay ka sa likod ko? Eh si Pedro ang kaharap niya. Oh, kita ninyo dun yung sitwasyon, bakit? Tignan ninyo ang logic dito. Si Satanas, pwede siyang humarap sa Panginoon mismo na hindi nakikita ni Pedro. Okay, tignan ninyo ang isang possibility dyan. Possibility yan, hindi ko sinasabing yan na talaga ang interpretasyon doon sa gospel. Hindi. Pwedeng mangyari yan. Pero, walang explanation dyan eh. No? Pero ito nakikita kong pinakamalapit na paliwanag dyan. Tumayo si Satanas sa harapan ng ating Panginoong Kristo, sa harapan ni Pedro, para hadlangan ni Satanas ang plano ng pagpunta ng ating Panginoong Kristo sa krus, para sa ipako sa krus. Ginamit ni Satan ang bibig ni Peter na sabihin kay Peter na wag na wang mangyari, Panginoon, sa iyo ang mga bagay na iyan. Tapos tumayo si Satanas sa harapan ni Pedro. Kaya binanggit ng Panginoon, Satan, get thee behind me, Satan. Lumagay ka sa likuran ko. Eh bakit hindi sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, lumagay ka sa likuran ko? Kita ninyo? Oh. Yun ang aking naisip dyan eh. Yun ang aking nakikitang observation. Si Satanas, pwede niyang gawin lahat ang gusto niya eh. Kasi may mga sinasabi ang Panginoon minsan na hindi natin naaabot. Sila ang nakakaalam ng sinasabi niya eh. Kaya nga sabi ng mga alaga niya, Panginoon, paano namin maintindihan ang sinasabi mo? Sino ang makakaunawa ng mga sinasabi mo? Diba? Sinasabi yan ng mga alagad eh. Oh. Pero, naglalaro lang ang isip ko dyan. You know? Kasi nabibiswalize ko eh. You know? Yung mga sinasabi ng Panginoon kay Peter. Ginagamit ng Panginoon na ibang salita, imbis na mismo pangalan niya dapat ang banggitin, iba ang binabanggit ng Panginoon. Yun lang nabibiswalize ko eh. You know? So, kaya nga ang kamatayan ni Kristo ay pantubos. You know? Walang sino mang makakapigil sa Panginoon sa paggawa niya yan. Kasi nakaplano na yan eh. Divino, plano divino ng Diyos yan eh. No? Divine plan yan. Na walang sino man maging si Satanas ay hindi kayang pigilin ang divine plan ng ating dakilang Diyos. Mangyayari yan. Ano? Ay bakit hindi napigilan ni Satanas ang Panginoong Jesucristo? Kita niyo? Kaya nung ipinangako, ipako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo, nagapi na si Satanas on that time. No? Nagapi na siya. Kaya naghihintay na lang si Satanas ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Wala nang magagawa si Satanas, natalo na siya, nagapi na siya sa pagkapako ni Kristo sa krus, no? Sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay bilang pantubos. Tayo ay pinalaya niya mula sa mga kaaway na umaalipin sa sangkatauhan, ang kasalanan, ang kamatayan at si Satanas. Pinalaya tayo para maglingkod sa Diyos. Yan ang kagandahan niyan. Kaya anuman ang mangyari sa atin, kahit na tayo naglilingkod sa Diyos, inabutan tayo ng kamatayan, ng sakit, hindi na mahalaga ang mga bagay na yan. Ang importante, nakapaglingkod tayo sa Diyos. Excuse me. Nagampanan natin yung tungkulin natin. Nasa katawang lupa tayo eh. No? Prone tayo sa ganyan. Oh. Pero hindi tayo dapat titigil. No? Walang makakadlang. Kaya nga si Pablo, sabi niya, kung hindi lang talaga ako mamamatay, magpapatuloy pa ako ng mga ngaral pa ng salita ng Diyos, sabi niya.
Pero inialay na ako, sabi niya. Malapit na yung aking pagpanaw, yung aking pag-alis dito sa sanlibutan. Pero kung meron akong choice, sabi niya, magpapatuloy pa rin ako na mangangaral ng ebanghelyo. Kita niyo, masipag si Pablo. Talagang dedicated siya. No? Vessel siya eh, ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapangaralan ng mga tao noong panahong iyon. Gusto pa nga niya makarating sa Spain eh. Eh hindi lang binanggit sa Bible na nakarating sa Spain. Pero gusto niya pumunta doon, via Rome. You know? Kaya lang, hindi binanggit na nakarating sa Spain. Pero gusto niya makapunta doon. Diba? Kaya ganoon ang pagganasa ni Paul eh. You know? Gusto niya talagang mangaral talaga sa malalayong mga bansa. You know? At sa verse 26, ngunit ngayon ay ipinakikita ng Diyos na siya ay matuwid at itinuturi niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kita ninyo. Kaya nakagandahan ng pagiging anak ng Diyos eh, pagiging Kristiyano natin. Nagiging matuwid tayo sa mata ng Panginoong Diyos. No? Itinuturing niya tayong matuwid eh. Kasi yung mga tao sa lumang tipan, ang tawag sa kanila ay mga matutuwid. Sa panahon natin ngayon, ang mga matutuwid na ay tinatawag na mga mananampalataya na tumutukoy sa mga Messianic Jews, mga Hudyo. Mga Kristiyano naman ay mga hintil, no? Kaya naging matuwid na tayo sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya ang mga sinners are justified by faith apart from works of law. Tayo ay mga makasalanan na inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay mula sa mga gawa ng kautusan. Kaya't ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Verse 27. Sabi ni Pablo, wala. Wala tayong may pagmamalaki. At bakit naman tayo magmamalaki? Sabi ni Pablo. Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Sabi niya. Hindi, sabi ni Pablo. Kung hindi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, sabi niya. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya ay tinuturing na matuwid ang tao, hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. You know? So the way of grace is available to all. Ang daan ng biyaya ay para na sa lahat. Wala nang exempted. Lahat ibibigay na yan. No? Parang ano yan eh, nakikita ko itong ganito, parang itong vaccine, you know, itong COVID-19 vaccine na ibinibigay na ngayon sa dito sa Toronto, ibinibigay na eh. Kahapon ay dumating yung mga doktor at saka ano, galing sa labas eh. At binakunaan na yung aming mga naninirahan doon sa home namin. Lahat ng mga inaalagaan namin ay nakatanggap na ng first dose. Huh? So, may mga tao na ayaw. No? Yung mga residente namin na ayaw hahawakan, ayaw masasaksakan o injection, ayaw nila masaktan eh. Nagagalit, sumisigaw. So, hindi mo pwedeng pilitan yan. Huh? Bagamat panlaban yan sa virus ay ayaw. So, ibig sabihin, refuse. Okay? So, yan ha, mga ano yan, mga matatanda na yan ha, talagang ayaw nilang ma-injectionan. Yung aming mga workers, ganun din. Inalok na, nagkaroon na ng PA, ng announcement sa buong building. May mga natira pang mga vaccine, kung sino ang gustong magpaturok, ay pumunta na lang sa Great Hall. At magpaturok na kayo ng vaccine. Kesa pupunta pa kayo sa hospital at magbabiyahe pa kayo, eh ang daming nagpunta. At meron naman din namang hindi nagpabakuna. Kita ninyo? Kasi parang grace din yan eh sa nakikita ko eh, sa nag-aaralan ko. Parang decision yan eh. Ikaw mismo mag-decision sa sarili mo. Kung gusto mong, depende yan eh. Kasi mga tao, iba-iba ang paniniwala. Ayaw ko ng vaccine, baka magdelikado pa sa akin yan. You know? Eh, para din ganyan yan eh. Kung ayaw mo, hindi ka pipilitin. Kung gusto mo, makukuha mo. O, ganyan ang grace eh. You know? Iniaalok sa'yo. O, sinong gusto? You know? Bibigyan na namin. Kailangan mag-desisyon ka. O, kung hindi ka mag-desisyon, hindi ka mababaksinan. Diba? O, parang grace din yan eh. Kung hindi mo tatanggapin, hindi mo makakamtan, hindi mo makukuha. Oh, andiyan lang siya eh. Pero kailangan kang gumawa, kailangan kang magdesisyon. Bunin mo siya, di ba? Oh. Walang sino man taong pumilit sa isang tao sa bandang huli magsisisi siya. Eh bakit kasi hindi ko tinanggap? Oh, kita mo?
Ang Greece, ganun din. Baka pagdating ng huli, eh magsisi ang tao, bakit hindi ko tinanggap yung grace? Eh sa impyerno na ako pupunta. Wala na second chance eh. Ang sabi sa 29, ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? O, sabi ni Pablo dito. Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hintil? O, oo, sabi ni Pablo. Siya'y Diyos din ng mga Hintil. Sapagkat iisa lamang ang Diyos. No? Verse 30. Kapwa niya ituturing na matuwid ang mga Hudyo at mga Hintil batay sa kanilang pananampalataya. Kapag ang mga tao ay may pananampalataya sa Diyos, wala nang Hintil, wala nang Hudyo sa mata ng Diyos. Pantay-pantay na ang pagtingin ng Diyos sa tao. Grace lets law do its proper work. Pinapayagan ng biyaya ang kautusan na gawin ang wastong gawain. Hinahayaan ng biyaya na manatili ang kautusan. Kasi sa kabutihan yan eh. Pero by way of salvation, walang saysay ang law sa kaligtasan. Pero umiira lang batas sa ikabubuti ng tao. No? Yan ang role ng kautusan eh. Pero pagdating sa kaligtasan, grace ang mas higit sa kautusan. Diba? So sa verse 31, pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hinding-hindi, sabi ni Pablo. Sa halip, pinapagtibay pa nga namin ito. Kita ninyo? Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. No? Pagdating sa validity ng law, bilang in order, in honor yan. Pero yung grace, pagdating sa kaligtasan, ay walang valid ang kautusan pagdating sa kaligtasan. Okay siya. Huwag lang kaligtasan ang pag-uusapan, okay ang law. Tanggap yan, tanggap. Pero pag pinag-uusapan ng kaligtasan, hindi pasok ang kautusan dyan. Wala. Talo. No? Talo ang kautusan. So ang kautusan, amin pa mga ba itong pinapahalagahan? Yung sabi ni Pablo. Ang kaligtasan kay Kristo ay hindi nangangahulugan na ang kautusan ay wala ng halaga. So hindi ito winawalang halaga ni Pablo ang kautusan. May halaga ang kautusan eh. Kasi law yan eh. Law and order yan eh. May halaga yan eh. Pero walang connection sa kaligtasan. No? May halaga siya eh. No? Niyayakap pa rin ni Pablo ang kautusan. Pero hindi sa kaligtasan. Hindi. Sa katunayan, ang pagkapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay naayon sa kautusan. Sa tamang layunin at gawain ito. Sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa Diyos at sa gawain ng Espiritu Santo na bumabago ng buhay, ang mga Kristiyano ay natutulungang parangalan at sundin ang kautusang moral ng Diyos. So diyan nagtatapos yung verse 31, you know, na yung pinakabuod dito ni Pablo tungkol sa kautusan at saka sa grace, sa biyaya, ay ang kautusan ay ganap, banal yan eh. At yaan ay pinagtibay talaga ng Diyos sa ikabubuti ng tao. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi yaan ang substitute sa kaligtasan, hindi. No? Pero umiiral pa rin talaga ang law. No? Kasi law and order yan eh. Kailangan talagang merong batas talaga para misundin ng tao na huwag silang magkasala. No? Kaya hindi pinapawalang saysay ni Pablo yan. No? Pero pagdating sa kaligtasan, hindi niya sinasabing sa amagitan ng kautusan kayo naligtas, hindi. Kundi sa biyaya tayo nangaligtas. So yan ang pagkakaiba. So I hope na intindihan natin yung kaibahan ng kautusan at saka ng biyaya, ng law at saka ng grace. So kung hindi natin naiintindihan pa hanggang ngayon, ay talagang mahirapan tayong intindihin natin yan. No? So huwag natin kalilimutan na ang law ay para sa mga Hudyo lamang, yung kautusan. Hindi para sa mga Hintil yan. You know? Well, hindi tayo sakop ng law eh. Lalo na ngayon, dumating na nga ang grace sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. So talagang wala na talaga tayong ano, wala tayong kinalalaman niya sa kautusan. Pero pag bilang Hudyo, ay talagang dapat talaga nilang ano yan, sundin talaga yan kasi mga Hudyo sila eh. No, batas nila yan eh. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi yan it means to salvation, hindi. You know? Kaya ang mga Hudyo, dalawa ang dapat nilang sundin, no, ganapin. Ang kautusan pati yung biyaya, you know? Kailangan nilang ano yan eh. Kailangan nilang ganapin eh kasi Hudyo sila eh, no? Hindi nila basta-basta i-deny yan eh, no? Kaya kailangan nilang gawin. Kaya tayo mga Kristiyano, sa biyaya na lang tayo umaasa, no? Pero mga Hudyo katulad ni Pablo,
ay nananatili pa rin siyang ino-honor ang ano ang law, no? Kasi foundation 'yan eh, foundation nila. Pero hindi binibase ni Pablo yung kanyang salvation sa pamamagitan ng kautusan, hindi. Sa biyaya siya naligtas eh. Pero hindi ibig ba sabihin pinababayaan niya ang kautusan? Hindi, sabi ni Pablo, hindi, sabi niya. Kung hindi, pinapahalagahan niya ang kautusan, di ba? So, parang ang hirap si minsan intindihin eh. Pero, huwag natin kalilimutan, pagdating sa salvation, hindi ang law ang ano, mahalaga, kung hindi ang grace. Pero, ang law nandun pa rin. Hindi nawawala ang law eh. Nandiyan pa rin siya. Pero pagdating ng kaligtasan, ibang usapan na yon. Hindi pwedeng ipasok ang law sa kaligtasan, hindi. Kung hindi grace. You know? Talagang ano yan, talagang kapag pinag-aralan nyo sa seminary yan, sa ano, Bible College, talagang ang hirap minsan. Ang hirap intindihin. You know? Pero madali na. Madali na siya kung ano. At hindi na tayo pahihirapan dyan ni Pablo. You know? Madali na. Pinaliwanag yan eh. Kaya dyan ko na po mga kapatid, tatapusin yung ating live stream, chapter 3. Pero bukas ay chapter 4 na tayo. You know? Kasi medyo nagtagal lang tayo sa chapter 1 eh. Kasi mahaba eh. Iniisa-isa natin yung mga verses. Kaya ngayon, tuloy-tuloy na yan. Ano? So, loobi natin na mas lalo pa nating maintindihan palalo ang Book of Romans. Ano? Habang tumatagal, lalong nakaka-excite yan eh. Kasi nakaka-ano lang tayo, nakaka-chapter 4 lang tayo bukas eh. You know? Mahaba pang lakbayan natin dyan. Hanggang chapter 16 yan eh. Ng Romans eh. Kaya medyo magtatagal tayo dito ng mga siguro. Abutin tayo dito ng isang buwan eh. You know? Ng 4 weeks. O, hindi lang siguro 4 weeks. Baka 3 weeks lang siguro. No? Kaya pagkatapos nyan, meron na naman tayong panibagong series nyan. Eh, no? Ang aking target eh. Hanggang ma-reach natin ang day 100. You know? Siguro hindi na hanggat nung lolobin ng Diyos, nabubuhay pa tayo. Lolobin ng Diyos eh. Wala nang hinto yan, tuloy-tuloy na yan hanggang sa maabot natin ang pinakadulo, you know? Wala na, nagsimula na tayo, so tuloy-tuloy na yan, you know? Wala nang hinto yan. At kung matatapos man ang pandemya at tuloy-tuloy yan at kung sakaling makabisita ako sa Pilipinas pagkatapos ng pandemya, abay doon ko sa Pilipinas gagawin yung ano, kung ilan mang continuation yung day na yon, ha? Hindi titigil yan. Hanggat nandun ako kung saan ako naroroon mga bansa at merong wifi at may internet, ay tuloy yan. Tuloy yan. Tuloy yan mga ating live stream na yan. Ha? Wala na. Hindi na ako gagawa pa ng ibang account ng sa Facebook, kundi dito lang. You know, para madaling makita ng mga kapatid natin at ng mga kaibigan nating mga tagapangaral kung saan hahanapin para madali nating makita. So mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Tamang-tama. 2 hours tayong nagkasama-sama. So maraming salamat at magkita tayo bukas muli sa ganitong oras, alas 8 ng umaga dyan sa Pilipinas at alas 7 naman dito ng gabi dito sa Toronto. Pagpalain kayo lahat ng Diyos mga kapatid at maraming salamat sa ating mga kapatidan at mga kamag-anak, mga kakilala, kaibigan na pumasok ang dami ninyo mga kapatid. Napakarami talaga, no? At nakikita ko naglulundagan ng mga ano, mga sapta naman. So maraming salamat, ina-appreciate ko po lahat mga kapatid niyo, no? Kung ako'y natutuwa na makita kayo sa aking live stream, ay sana gayon din kayo, you know? Na hindi tayo magsasawang makikinig ng salita ng Diyos. Importante 'yan eh. No? Pagkain ng kaluluwa natin 'yan at saka kagdagdag kaalaman din sa atin, you know? So maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko nababanggitin ang inyong mga pangalan at andito kayo sa aking listahan, ano? So, maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos at sa muling pagkikita-kita. No? Papaalam na po ako sa inyo at huwag niyo pong kalilimutang ipanalangin ako araw-araw. No? At ganoon din ang aking mga magulang at ang aking kapatid at lahat ng ating mga kapatiran na may sakit na tinamaan ng COVID-19 virus. No? Panalangin niyo po kami araw-araw. At kapag hindi na po ninyo ako nakita nagla-live stream, ibig sabihin may nangyari. So sana wag nawa pong mangyari sana. Ano po? So salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos ngayon at sa darating pang mga panahon sa pangalan ni Jesus. Ayan po ang aking dalangin. Amen.